Binatil yung scammer, kinuha ang lahat ng yaman ng kawawang matanda. Nagulat siya nang makita ang pangalan ng yumaong ina na tagapagmana pala. Okay na pong internet niyo, Lolo? Wika ni Alan nang matapos niyang ayusin ang nasirang internet ng matanda. Kinuha na ni Alan ang mga gamit at akmang aalis na nang makita niyang humahagulhol ang kawawang matanda at animoy lungkot na lungkot. Lolo, ayos ang huba kayo? Kunot noo at puno ng pag-aalala ang tanong ni Alan sa matanda. Kinuha nilang pera ko. Natigilan si Alan nang marinig niyang iwinika ng matanda. Bahagya siyang lumayo mula rito at hindi siya makapagsalita. Ang lahat ng ipon ko. Pinaghirapan ko lahat ng yun. Nawala. Lumuluha ang dugtong pa ng matanda. Napalunok si Alan. Eh, Lolo, wala naman ho tayong magagawa. Marami talagang mga scammer ngayon. Para saan akong lahat ng yan? Halos sabuli na ng matanda ang kanyang hininga sa kakaiyak. Bigla namang nakaramdam ng kaba si Alan. May anak ho kayo? Puno ng pagtatakang tanong niya. Ang anak ko. Hinihintay ko pa rin na bumalik siya. Hinihintay kong bumalik si Felicidad. Ani ng matanda habang unti-unting nabitawan ang litrato ng anak. Natigilan lalo si Alan nang marinig niya ang pangalan ng binagit ng lolo. At nang dumakaw mga mata niya sa lumang litrato na hawak nito, halos hindi siya makapagsalita. Bago ka pa lang sa channel na ito, at Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Kuya, pa-extend ng isang oras pa sa PC6! Hiyaw ng isang bata na mistulang nabibingin na sa lakas ng kanyang boses. Uy, tingnan mo, Mythic! Hiyaw pa ng isa niyang kasama. Teka lang, kasi hindi pa nga na-extend eh. Kuya, pa-extend! Hiyaw po ulit ng isa. Napailing na lamang si Alan at in-extend na nga ang oras ng bata. Inilista na rin niya ang mga babayaran ng mga ito. Puno ng tao ang computer shop na kanyang binabantayan ngayong hapon na ito. Napakainit at halos manlagkit na ang lahat dahil sira ang aircon doon. At sabi ng amo ni Alan, baka raw sa Sabado pa ito marerepair. Itinuon ni Alan ang atensyon sa kanyang ginagawang assignment. Nasa kolehiyo na si Alan. Mabuti na nga lamang at pinalad siyang magkaroon ng scholarship kaya wala siyang iniintindihing bayarin sa eskwelahan. Bukod na lamang sa kanyang baon at pamasahe araw-araw. Swerte na nga rin siya kung tutuusin dahil kaibigan ng kanyang inang may-ari ng computer shop kung saan siya rumaraket kaya kumikita rin siya kahit papaano ng extra. Ganito ang araw-araw na routine ni Alan. Papasok siya sa eskwelahan sa umaga hanggang tanghali. At pagdating ng hapon hanggang gabi ay ipagsasabay niya ang paggawa ng mga takdang aralin at pagtatrabaho. Utoy, paano ba to? Paprint nga ako? Malumanin na wika ng isang matanda na pumasok sa computer shop. Itinigil ni Alan ang kanyang ginagawa at agad na inasikaso ang kailangan ng matanda. Ang mga kabataan talaga ngayon, wala nang ginawa kundi mag-computer. Masisira ang mga mata ng mga yan. Puna pa ng matanda sa mga naghihiyawang bata na abalang-abala sa paglalaro ng computer. Natawa naman si Alan. Eh, ganun ho talaga, nag-e-enjoy naman ho sila at masaya. Libangan na ho nila yan, pagkagaling sa eskwela. Tugon naman niya. Ay, ang anak ko ngayon nalalabo ng mga mata. Ikaw, Utoy, alagaan mo rin ang mga mata mo, ha? Sagot pa ng matanda. Nang matapos na sa pagpiprint si Alan, ay iniabot niya na ang dokumento sa matanda. Eh, kailangan ko to para makuha ang ayuda sa City Hall. O siya, salamat at ako'y mauuna na, ha? Paalam ng matanda na siyang sinuklian naman ni Alan ng isang ngiti. Ibinalik ni Alan ang kanyang atensyon sa pagtatrabaho. Hanggang sa oras na para maisara ang computer shop. Sumaglit muna siya roon para siya naman ang makagamit ng computer at tapusin na ang natitira niyang mga assignments.
Oh, Alan, andito ka na pala. Uwi ka ni Tita Teresita nang siya'y makapasok sa computer shop. Ang asawa ni Tita Teresita na si Tito Boy ang may-ari ng computer shop. Itapusin ko lang po ang assignment ko, Tita. Ay, bilisan mo na rin dyan at makapagpahinga ka na at makauwi. Wala rin kasama ang kapatid mo sa bahay. Tugon naman ang kanyang tita. Oh, eto. Dagdag mo sa baon ninyong magkapatid. Sabi pa nito, sabay abot ng 500 piso. Naku, tita, hindi naman po kailangan. Sige na, tanggapin mo na at makakain naman kayo ng masarap bukas. Nagdala ako ng gulay sa inyo kanina, ha? Bukas na kayo kumain ng fast food o kung ano mang gusto nyohin niya dyan. Sambit pa ng tita niya. Maraming salamat po, tita. Mabibili ko na rin ang gusto ni Julie. Paghingi naman ang pasasalamat ni Alan. Ano ka ba? Parang yan lang naman. Basta, mag-aral kayong mabuti, magkapatid, ha? At ang makapagtabos kagaya ng pangako ninyo sa nanay ninyo. Bilin pa ni Tita Teresita bago ito umalis at iwan si Alan. Nang matapos ni Alan ang kanya ginagawang assignment, ay inilinis muna niya ang buong computer shop. Nagwalis, pinunasan ng mga computer at headset, nagpunas-punas, inilista ang mga kailangang ayusin bago tuluyang umalis at umuwi sa kanila. Gabi na nang makauwi si Alan sa kanilang maliit na bahay. Mula sa malayo, tanaw niya ang ilaw mula sa loob. Nagpapahiwatig na gising pa ang kanyang nakababatang kapatid na si Julie. Pumasok siya sa bahay, pagod mula sa magapong pag-aaral at pagtatrabaho. Pero isang mainit na ngiti ang sumalubong sa kanya nang makita si Julie. Abala sa kanyang pag-aaral sa maliit nilang mesa. Julie, huwag ka na magpuyat, matulog ka na! Sabi ni Alan habang dahan-dahang nilalapitan ang kapatid. Anong oras na o? Mamaya antukin ka pa sa school. Dugtong pa ni Alan. Ayoko pa po kuya, may kailangan pa akong tapusin eh. Sagot naman ni Julie na halatang pagod na rin naman ang kanyang mukha. Napatigil naman siya sandali. Napatingin sa kanyang kuya na parang pagod na rin. Last na to. Dahan-dahan namang inilapag ni Alan ang kanyang bag sa sahig. Hinawakan ang balikat ni Julie at mahinahong sinabi sa bunso. Sige na, bukas mo na ituloy yan. Mas mahalaga ang pahinga mo. Mamaya, magkasakit ka pa sa ginagawa mo. Tumango na lamang si Julie at sumunod sa utos ng kuya. Isinara na ni Julie ang kanyang mga notebook at libro at iniligpit ito. Ipinatas sa sabag ang mga yon at nagsambit ng good night sa kanyang kuya Alan. Ipinaganda siya ni Alan ng higaan at tinulungan ito makahiga ng maayos. May sakit din kasi sa puso si Julie at medyo mahina ang katawan kaya kinakailangang alalayan. Habang pinapanood niya namang unti-unti napapapikit ang mata ng kanyang kapatid, muling sumagi sa isipan ni Alan ang kanilang nakaraan. Ang masaya nilang pagsasama noong buhay pa ang kanilang mga magulang, lalong-lalo na ang kanyang mama Felicidad. Isang gabi, bata pa si Alan at Julie, sabay sila nakaupo sa hapagkainan. Nakangiti si Felicidad habang pinapanood ang magkapatid na masaya at nagkukulitan. Sinong unang makakabuo ng puzzle? Tanong ni Felicidad, sabay abot ng isang maliit na kahon ng mga peraso ng puzzle sa mesa. Ako, ako! Sigaw ni Julie. Sabik na sabik habang kinuha ang mga peraso ng puzzle. Tumawa naman si Alan. Ako rin, Mama! Sabay dukot ng mga peraso sa kahon at excited na tinignan isa-isa ang mga peraso na gusto nilang ayusin. Habang inaayos sa magkapatid ang puzzle, tinapik ni Felicidad ang ulo ni Alan at gumiti. Anak, balang araw, ikaw ang magiging gabay ni Julie, ha? Kahit anong mangyari, protektahan mo siya. Oo, Mama, pangako ko yan. Sabi naman ni Alan. Seryoso ang mukha kahit na siya ay bata pa. Tumango lamang si Felicidad at tumingin kay Julie na masayang naglalaro. Sa mga gabing ganoon, napupuno ng saya ang kanilang bahay. Kahit tatlo na lamang sila, sila ay buo, payak at simple ang pamumuhay ngunit masaya at puno ng pagmamahalan. Bata pa lamang si Alan nang mamatay ang kanilang tatay na si Rodel, isa siyang OFW sa Qatar. 7 taon lamang siya noon.
at wala siyang nagawa kundi panoorin ang kanilang pamilya na malugmok sa kalungkutan. Ang kanyang ina naman na si Felicidad ang naging sandigan nilang magkapatid. Isang guro si Felicidad. At sa kabila ng pagpanaw ni Rodel, nagawa niya pa rin panatilihing buo ang kanilang pamilya. Kung ano-ano ring rakat ang pinasot ng kanilang mama para lamang maitaguyod silang magkapatid. Gayunpaman, kahit maghapon sa pagbabanat ng buto, tiniyak ni Felicidad na lagi siyang present sa lahat ng mga kaganapan ng kanyang dalawang pinakamamahal na anak. Naaalala pa nga ni Ala ng mga gabing sabay-sabay silang kumakain. Masayang nagkakwentuhan. Minsan, kahit pagod na si Felicidad mula sa trabaho, hindi niya pinalampas ang oras na makasama ang mga anak. Kahit simple lang ang buhay, napunan iyon ang pagmamahal ng kanilang ina. Sila ang kanyang lakas. Idagdag mo pa na kawangis sa magkapatid ang kanilang Papa Rodel, kaya sa tuwing nangungulila si Felicidad sa kanyang asawa, ay nagugunita niya ang alaala nito sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Ngunit dumating ang mas malupit na pagsubok. Nagkasakit si Felicidad ng malubhang karamdaman. Gusto mang isugal ni Alan ang lahat para sa pagpapagamot ng ina, tumanggi na ito. Ayaw ni Felicidad na mabaon sa utang ang mga anak. At ayaw rin niyang mahirapan pa si Alan, lalo na at high school lamang ito. Inipon na lamang ni Felicidad ang natitira nilang pera para sa kinabukasan ng magkapatid at masigurong hindi maiiwang walang-wala ang kanyang mga anak. Bumalik si Alan sa kasalukuyan. Habang tahimik na humihilik si Julie sa kanyang tabi, pinahid niya ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Napaupo siya sa maliit na mesa, kinuha ang kanyang pitaka at nagbilang ng pera. Konti na lang natitira, sapat lang para sa isang linggo. Kailangan pa niyang magtabi para sa gamot ni Julie na meron ding sakit sa puso. Napansin naman niyang nahulog mula sa pitaka ang isang maliit na litrato. Ang larawan nilang tatlo kasama ang kanilang ina. Kuha noong huling bakasyon nila sa tabing dagat. Mahigpit niyang pinulot ang larawan. Pinagmasdan ito ng matagal. Isang hapon sa tabing dagat, masayang hinahabol ni Julie ang mga alon habang si Alan naman ay nasa tabi ng kanilang ina. Nakatingin. Nakangiti si Felicidad habang sinisipat ang mga anak niya. "Ang saya natin dito, Mama," sabi ni Alan. "Oo, anak. Sana ganito lang palagi, ano? Masaya tayong magkasama." Tugon naman ni Felicidad, sabay haplos sa buhok ni Alan. "Pero anak, tandaan mo, hindi habang buhay nandito ako. Kailangan mong maging matatag, lalong-lalo na para kay Julie." "Mama, huwag kang ganyan," sabi pa ni Alan. Pilit na itinatago ang kaba dahil sa winikang yon ng kanyang mama na para bang magpapaalam na sa kanila. Ngumiti lamang si Felicidad. "Basta tandaan mo, anak, ha? Mahal na mahal ko kayo ng kapatid mo. Lagi mo aalagaan si Julie, ha?" Bilin ng kanilang mama sabay halik pa sa noo nilang magkapatid. Napalunok si Alan habang bumabalik ang mga alaala. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Pilit hinahawi ang lungkot. Napasandal siya sa upuan. Naramdaman ng bigat ng responsibilidad na nasa balikat niya. Malinaw pa sa alaala ni Alan, nagagraduate na siya ng high school nang walang kasamang magulang. Magmamartsa siya noon at mag-isa lamang siya dahil wala na ang kanyang mama. Bagaman sina Tita Teresita at Tito Boy ang nagsilbing guardian ng magkapatid, may mga anak din ng mga ito kaya hindi masyadong nabibigyan ng buong atensyon sina Julie at Alan. Napakapait ng araw na iyon para kay Alan. Awang-awa siya sa sarili niya at hindi niya alam kung papaano silang magkapatid ngayong tuluyan na silang ulila at wala ng magulang. Ngayon paman, naisto pa rin ang pangako ng kanyang mama na sisikapin niyang maitaguyod ang buhay nilang magkapatid. Napabuntong hininga na lamang si Alan. Napasandal siya sa upuan, tumingin sa kisame, at bumulong sa kawalan. "Mama, Papa, miss na miss ko na kayo. Sana palakasin niyo pa po ang loob ko. Ayokong pabayaan si Julie. Pero minsan, ang hirap. Sana kayanin ko pa para sa aming dalawa. Kayo na pong bahala sa akin. Please. O kahit dumayaw lang po kayo, miss na namin kayo. Pero pangako,
gagawin ko po ang lahat para maging okay kami ni Julie. Sana lagi kayong proud sa amin. Miss na miss ko na talaga kayo. Mahal na mahal ko kayo. Nakatingin lamang si Alan sa kanyang nakababatang kapatid. Habang umaasa at nagdarasal na balang araw, magiging maayos din ang lahat para sa kanilang dalawa. Isang maaliwalas na hapon, puno ng init ng araw at sariwang hangin, nasa likod ng kanilang maliit na bahay sina Alan at Julie. Bata pa si Julie noon, mga 7 taong gulang pa lamang, at si Alan naman ay nasa 12 taong gulang. Hindi pa gaano mabigat ang mundo para kay Alan, at hindi pa sila lubos na nadadaig ng mga problema ng buhay. Laging puno ng tawanan at saya ang kanilang tahanan, lalo na kapag sabay silang naglalaro. Kuya, bilisan mo! Hindi mo ako mahuhuli! Sigaw ni Julie habang tumatakbo sa malawak na bakuran. Nakangiti siya habang binabagtas ang maliit na daang dinadaanan nila sa kanilang mga laro. Si Alan naman ay habol ang habol pero hinahayaan niyang mauna si Julie tulad ng dati. Alam niyang masaya ang kapatid niya kapag nananalo siya sa kanilang habulan. Julie, ang bilis mo! Paano mo nagagawa yan? Pabirong sigaw ni Alan. Uminto naman sandali at kunwaring hinihingal. Eh, kasi ako ang pinakamabilis sa buong mundo, kuya. Sagot naman ni Julie. Halak kakatawa habang tumatakbo pabalik kay Alan. Nang mahuli ni Alan ang kanyang kapatid, sabay silang bumagsak sa damuhan. Pagod at hingal. Pero puno ng saya ang kanilang mga mukha. Kuya, balang araw, gusto ko maging isang champion runner. Sabi ni Julie habang nakatingin sa mga langit, parang inaabot ang kanyang mga pangarap. Tulad ng mga nakikita ko sa TV, yung mga tumatakbo na sobrang bibilis, tapos bibigyan ng medalya, katulad nung sa Olympics. Tumawa naman si Alan, iniisip ang posibilidad. Kaya mo yan, Julie, sobrang bilis mo kaya. Eh baka nga bukas lang, champion ka na eh. Sigurado yon, walang duda. Natawa na rin si Julie. Oo nga kuya, pero dapat ikaw magsasabit ng medal ko ha. Kapag naging sikat na ako, ikaw ang palagi kong isisigaw sa stage. Kayong dalawa ni mama. Kahit hindi ka pa sikat, ako na ang number one fan mo. Sagot naman ni Alan, pagkatapos ay ginulo ang buhok ng kapatid. Palagi ako nandyan para sa'yo, Julie. Siyempre, baby sister kita eh. Matapos ang ilang saglit, tumayo na si Judy at kinuha ang kamay ng kanyang kuya. Tara na kuya, gawa tayo ng bangka mula sa dahon, yung paborito nating laruan. Agad-agad namang sumunod si Alan. Pumunta sila sa ilalim ng puno ng mangga. Kinuha ang ilang piraso ng dahon at nagsimula na silang magtali ng mga ito upang makagawa ng maliit na bangka. Isang simpleng laro, ngunit mahalaga at masaya para sa magkapatid. Kuya, paano mo ulit ginawa yung isang malaking bangka noong isang araw? Gusto ko rin ng ganun eh. Tanong ni Julie habang abala sa pagtali ng mga dahon. Ay ganito lang, Julie. Sabi ni Alan habang pinapakita ang mga hakbang sa kapatid. Dahan-dahan lang, huwag masyadong higpitan ng tali para hindi mapunit ang dahon. Napakasinop ni Alan sa paggawa at si Julie naman ay matyagang sumusunod. Napakalapit nila sa isa't isa. Parang walang problema sa mundo. Habang naglalagay sila ng huling tali sa kanilang dahon na bangka, isang matamis na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Julie. Tapos na kuya! Tingnan mo! Ang ganda ng bangkang gagawa ko! Sigaw ni Julie nang matapos na ang kanyang lika. Laking pasasalamat din dahil inalalayan siya ng kanyang kuya. Ang galing mo talaga, Julie! Sabi naman ni Alan. Ipinagmamalaki pa ang gawa ng kanyang kapatid. Eh mas maganda pa nga yun kaysa sa akin eh. Sumapit si Julie kay Alan at bigyang yumakap ng mahigpit. Salamat kuya! Palagi mo akong tinutulungan. Sobrang bait mo talaga sa akin. Natatawa naman si Alan at hinaplos ang likod ng kapatid. Aba, syempre, kapatid kita. Wala ka namang ibang aasahan kundi ako, diba? Akong kuya mo eh.
Pagdating ng gabi, nagdulot naman ng masayang ingay ang kanilang mga kwentuhan sa pagkainan, habang sabay silang kumakain kasama ang kanilang mama na si Felicidad. Nakaupo si Julie sa tabi ng kanilang ina, habang si Alan naman ay nasa kabilang gilid. Ma, sabi ni Kuya, pwede daw ako maging champion runner kapag malaki na ako. Masayang kwento ni Judy habang sumusubo ng kanin at ang paborito nilang adobo na specialty naman ng kanilang mama. Tiningnan ni Felicidad si Alan at lumiti ito. Tama naman si Kuya Alan mo. Kung gusto mo talaga, kaya mong abutin ang pangarap mo. Salamat ma, tapos ikaw ang magiging coach ko ma ha. Ani ni Julie, puno ng pag-asa. Tumango naman si Felicidad at tinaplos ang buhok ni Julie. Oo naman anak, palagi ako nandito para sa'yo. Pero syempre, huwag natin kakalimutan si Kuya Alan ha. Siya ang number one fan mo. Ngumiti naman si Alan at tumango. Syempre naman, ako pa ba? Eh ako yata ang best na kuya sa mundo. Pagkatapos ng kanilang hapunan, tumuloy silang tatlo sa sala at nagsimula silang manood ng paborito nilang palabas sa TV tuwing gabi. Masayang-masaya si Julie habang nakaupo pa sa harap ng TV at talagang tutok na tutok doon. Lalo namang sumaya si Julie nang mapanood ang isang batang babae na kagaya niyang tumatakbo at meron ding medalya. Kuya, kapag nagkaroon ako ng maraming medalya, isasabit ko lahat sa bahay natin para lagi mong maaalala na champion ang kapatid mo. Wika ni Julie habang tinuturo ang nakita sa TV. Ngumiti naman si Alan bilang tugon sa kanyang kapatid. Dahil wala na rin naman talagang muwang si Julie noong mamatay ang kanilang papa, si Alan na ang lalaking kanyang tinitingala. Kaya naisiguruhin ni Alan na magiging isa talaga siyang inspirasyon para sa kanyang kapatid. Makalipas ang ilang buwan, nagsimulang magbago ang mga bagay. Nagsimula nang makaramdam si Julie ng pagkapagod, kahit sa simpleng mga gawain lamang. Napansin naman ni Alan ang pababagong ito, ngunit hindi niya ito masyadong iniisip. Ang akala niya ay normal lang na napapagod si Julie dahil sa mga laro nila at sa pagiging aktibo nito sa paaralan. Isang gabi, habang nasa kama si Julie at si Alan ay naghahanda na para matulog, napansin ni Alan na hirap na huminga si Julie. Agad itong lumapit sa kapatid at hinawakan ng kanyang noo. Julie, okay ka lang ba? Mukhang masama ang pakaramdam mo ah. Sabi ni Alan, puno ng pag-aalala. Kuya, parang ang bigat ng dibdib ko. Sagot naman ni Julie, hinahaplos ang kanyang dibdib. Parang hindi ako makahinga ng maayos. Agad na tumakwa si Alan palabas ng silid, tinawag ang kanilang ina. Hindi nagtagal, dinala nila si Julie sa ospital. At doon nagsimula na ang kanilang laban sa sakit ni Julie sa puso. Mula sa simpleng pangarap ng pagiging isang champion runner, humarap si Julie sa isang malaking pagsubok. Bagaman naging mabigat ang mga sumunod na taon para sa kanila, hindi kailanman nawala sa isip ni Alan ang pangako niya kay Julie na palaging susuportahan siya, anuman ang mangyari. At kahit ngayon, sa kabila ng lahat ng pagsubok, palagi niyang sinasabi sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat para sa kanyang kapatid. Isang maulang gabi, tahimik ang maliit na bahay na iniwan ng kanilang ina. Sa loob ng bahay, tanging ang malalalim na buntong hininga ni Alan at ang mahinang tunog ng ulan ang maririnig. Nakaupo si Alan sa gilid ng maliit na mesa. Hawak ang mga lumang larawan ng kanilang pamilya. Ang masasayang araw na puno ng tawanan at pagmamahal. Sa kabilang silid ay naroon naman si Julie. Mahimbing na natutulog matapos ang isang araw ng pag-aaral at paglalaro. Simula na mawala ang kanilang mama, naging higit na malapit ang magkapatid. Isang dagok, lalo ang naging pagkawala ni Felicidad. Kaya nagkaroon ng mas malaking responsibilidad ngayon si Alan. Sila na lamang dalawa ni Julie ang natira sa mundong puno ng kawalan at lungkot. Walang araw na hindi inaalala ni Alan ang kanyang pangako sa kanyang ina. Naaalagaan at gagabayan niya si Julie sa kahit anong hirap na darating. At kahit gaano pa kabigat ang kanyang nararamdaman, hindi niya iyon ipinapakita sa kapatid. Siya ang kailangang maging matatag
dahil siya na lamang ang kandungan nito. Sa kanyang pagmumuni-muni na putol naman ang kanyang mga malalalim na iniisip nang makarinig siya ng mahinang iyak mula sa silid ni Julie. Agad siyang tumayo at lumapit sa pinto ng kwarto ng kapatid. Dahan-dahan niyang binuksan ito at tumambad sa kanya ang maliit na figura ni Julie. Nakaupo ito sa kanyang kama, yakap-yakap ang unan habang patuloy sa pag-iyak. "Julie," nahinang tawag ni Alan. Lumapit siya at umupo sa tabi ng kanyang kapatid. "Bakit ka umiiyak?" Saglit namang hindi sumagot si Julie. Patuloy lang sa pag-ikbe habang ibinabaon ang mukha sa unan. Si Alan naman, bagaman alam na ang sagot, ay hinintay ang kapatid na magsalita. "Kuya, namimiss ko si Mama," mahinang sabi ni Julie sa wakas. Pilit pinipigilan ang paghagulhol ng malakas. "Ayoko na. Gusto ko na siyang makita ulit. Miss na miss ko na siya." Nakaramdam ng kirot sa dibdib si Alan. Siya naman, araw-araw ay hinahanap din ang ina. Pero pilit niyang tinatago ang sakit para kay Julie. Ngunit ng mga sandaling to, hindi niya kayang hindi masaktan para sa kapatid. Inabot niya si Julie at niyakap ito ng mahigpit. Ramdam niya ang panginginig ng katawan nito mula sa walang tigil na pag-iyak. "Gusto ko si Mama. Julie, andito lang ako," bulong ni Alan. Pilit pinapatahan ang kapatid. "Alam ko mahirap, pero kailangan natin magpatuloy. Gusto ni Mama na maging masaya tayo, kahit nawala na siya. Tsaka, hindi ba nangako tayo sa kanya na magiging okay tayo?" Ngunit hindi bumitaw si Julie. Lalo pa itong sumiksik sa yakap ni Alan. Parang natatakot na mawala rin ang kuya niya. "Kuya, natatakot ako," sabi ni Julie, nakatingin sa mga mata ni Alan na punong-puno ng lungkot. "Paano na tayo? Wala na si Mama. Tayo na lang dalawa." Napakabigat ng tanong na yon para kay Alan. Pero pilit niyang iniiwasang magpakita ng kahinaan. Siya na lang ang tanging lakas ni Julie. At gagawin niya ang lahat para maging matatag sa kabila ng mga hamon ng buhay. "Julie," simula ni Alan. Hinawakan ang mga kamay ng kapatid. "Alam ko na mahirap, pero hindi ka nag-iisa. Nandito ako palagi. Akong bahala sa'yo. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Diba? Ako ang kuya mo." Tinitigan ni Julie ang kanyang kuya. Sa kabila ng sakit, may naramdaman siyang kaunting ginhawa. Alam niyang totoo ang sinabi ng kanyang kuya Alan. Mula na mawala ang kanilang ina, si Alan na ang nagsilbing haligi ng kanilang buhay. Siya ang nag-alaga, nagbigay ng lakas ng loob, at nagpatuloy na bumangon araw-araw kahit alam niyang mas mabigat pa sa lahat ng tao ang kanyang dinadala. "Kuya, salamat," bulong naman ni Judy. Humigpit ang yakap sa kanyang kuya. "Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Mahal kita, kuya." Ngumiti naman si Alan. Kahit alam niya napakabigat din ang mundo para sa kanya. "Hindi mo kailangan mag-alala, Julie. Kakayanin natin to. Basta magkasama tayo. Kahit ano pang dumating, hindi tayo susuko. Mahal na mahal kita." Tahimik na tumango naman si Julie. Unti-unti, bumalik ang katahimikan sa maliit na kwarto. Pero sa halip na bumalik sa kanyang kama, hinila ni Julie ang kamay ng kuya niya. "Kuya, pwede bang dito ka nalang matulog sa tabi ko?" tanong niya. Halos pabulong. "Pwede mo bang kantahin sa akin yung tulad ng kinakanta ni Mama?" Hindi naman nagdalawang isip si Alan. Umupo siya sa gilid ng kama ni Julie at kinumutan ng kapatid at kinantahan ito. Hindi nagtagal, naramdaman niyang unti-unti nang bumibigat ang mga mata ni Julie. Hanggang sa makatulog ito ng mahimbing habang yakap-yakap ang kanyang braso. Habang tinitingnan niya ang kanyang natutulog na kapatid, napuno si Alan ng pagmamahal at pangako. Alam niyang hindi magiging madali ang mga susunod na araw, buwan o taon. Alam niyang marami pa silang kailangang pagdaanan. Lalo na at kapwa silang bata at walang ibang masasandalan. Pero nang sandaling yon, sa katahimikan ng gabi,
Ipinangako ni Alan sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat para kay Julie. Para matupad ang pangarap nilang magpatuloy at magkaroon ng mas maayos na buhay kahit wala na ang kanilang mga magulang. Habang patuloy ang pagpatak ng ulan sa labas, nakaramdam naman si Alan ng kakaibang kapayapaan. Mahirap ang buhay. Pero sa bawat hirap, nariyan ang kapatid niya na nagbibigay sa kanya ng lakas. At alam niya sa bawat hakbang natatahakin nila, si Julie ang magsisilbing dahilan ng lahat ng kanyang pagsusumikap. Huminga si Alan sa tabi ni Julie at bago siya tuluyang makatulog, bumulong siya sa hangin. Ma, pa, huwag kayong mag-alala. Hindi ko pababayaan si Julie. Magiging maayos kami. Pangako. Iyon ang ibinulong ng binatang si Alan sa kawalan. At sa gitna ng lahat ng sakit at paet, si Alan at Julie ay dalawang ulila, pero magkasama at nananatiling matatag. Dahil sila na lamang ang meron ng isa't isa. Nasa eskwela si Alan na magsimula ang araw. Sa kabila ng dami ng estudyante sa campus, laging natatangi si Alan dahil itinuturing siya bilang isang heartthrob sa mata ng maraming kababaihan. Minsan kapag dumadaan siya sa koridor, napapansin niya ang mga dalagang nagbubulungan. Napapatingin na tila ba kinikilig. Ang iba pa nga ay lihim na ngumingiti kapag dumadaan siya. Ramdam ang excitement sa presensya ng binata. "He's so handsome," wika ng isa sa mga dalaga mula sa kursong tourism. "Ang smart niya pa. Perfect package," wika naman ng isang nursing student. Kinahukumalingan si Alan ng mga dalaga mula sa iba't ibang mga colleges. Ganoon kalakas ang kanyang appeal dahil bukod sa gwapo, mabait, masipag, matulungin at matalino rin talaga si Alan. Gentleman pa nga. Ngunit sa kabila ng atensyong natatanggap niya, wala siyang interes dito. Sa isip ni Alan, wala siyang oras para sa mga ganitong bagay. Buong focus niya ay nasa kanyang pag-aaral at trabaho para masuportahan pang pang-araw-araw nila ng kapatid niyang si Julie. Lahat ng ginagawa niya ay para sa kinabukasan nilang dalawa. Seryoso si Alan sa kanyang mga plano at wala siyang intensyon na magpa-distract. Habang abala siya sa kanyang klase, isang tawag mula sa dean's office ang kanyang natanggap. "Alan, pwede ka bang magpunta rito sandali?" sabi ng sekretarya sa kabilang linya. Bahagya namang nagulat si Alan pero agad siyang tumungo sa opisina ng dean. Pagdating niya ngayon, sinalubong niya ng malugod ang dean ng kanilang kolehiyo. "Alan, gusto ko lang ipaalam sa'yo na ikaw ang napiling mag-represent sa school para sa upcoming competition sa engineering field. Congratulations! Alam kong kakayanin mo to dahil sa galing at sa sipag mo. We are so proud of your achievement." Ngumiti naman si Alan ng bahagya. "Maraming salamat po, Dean. Gagalingan ko po po lalo." "Hindi na ako nagtataka," patuloy na lang ni Dean. "Lagi kang mataas sa mga marka mo. Mahusay sa lahat ng projects. At alam ng buong faculty na may napakalaki kang potensyal. May cash prize din ito. Kaya makakatulong din sa thesis mo at mga pangangailangan mo. If you need anything else, you can always ask." Nagpasalamat ulit si Alan pero sa kabila ng mga papuri, nararamdaman niyang may mas mabigat pa siyang dala at iyon ay ang sitwasyon ni Julie dahil nga sa sakit nito. Malapit na ang thesis niya at binanggit ng dean na maaari siyang humingi ng tulong sa Office of Scholarship and Grants para matulungan siya sa mga gastusin. Nag-aalangan tuloy si Alan kung papaano niyang maitatawid ang lahat. Habang nakikinig siya, bigla rin nag-ring ang kanyang cellphone. Agad niya itong kinuha mula sa bulsa at tiningnan ang tumatawag. Napakunot ang noon niya nang makita ang galing ito sa paaralan ni Julie. "Excuse me po, Dean," sabi ni Alan at bahagyang kinakabahan. Lumabas siya ng opisina at sinagot ang tawag. "Hello, good morning po. Bakit po kayo napatawag? May kailangan po ba si Julie?" "Alan," marinig niyang boses ng isang staff mula sa school ni Julie. "Kailangan mo pumunta agad. Sinugod namin si Julie sa ospital. Bigla siyang nahirapang huminga kanina habang nasa klase." Biglang nanlamig ang buong katawan ni Alan. Parang tumigil ang oras. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin o gagawin. Si Julie, bakit po? Saan siya dinala?" Utal-utal na tanong ni Alan.
hindi mapakali, tuliro at biglang nawala sa kaayusan. Dinala namin siya sa pinakamalapit na ospital. Stable naman na siya pero kailangan mo nang pumunta ka agad sa kanya. Halos mawala sa sarili si Alan. Namutla siya at hindi niya na maituloy pa ang usapan. Napansin naman ng Dean ang kanyang kalagayan. Kaya naman mabilis itong lumapit. Alan, anong nangyari? Tanong ng Dean. Bakas ang pag-aalala sa mukha at boses nito. Si Julie. Nasa ospital. Nangihinang wika naman ni Alan. Hindi na kaya magpatuloy pa ni Alan. Hinawakan siya ng Dean sa balikat. Ako nakakausap, Alan. Huminahon ka. I will make sure that somebody drives you to the hospital. Agad na tinapos ng Dean ang tawag at tinawagan ang atensyon ng staff para sa mga detalye. Pagkatapos nito ay inasikaso agad si Alan na parang nawawala sa sarili sa sobrang kaba. Mabilis silang nagmadali papunta ng ospital habang ang isip ni Alan ay puno ng pangamba para sa kapatid. Pagdating sa ospital, agad siyang sinalubong ng nurse at dinala sa kwarto kung saan naka-confine si Julie. Pagbukas ng pinto, nakita niya ang kapatid na nakahiga sa kama habang nakakabit ang suwero sa kanya. Bagaman mahina, gumaan naman ang pakaramdam ni Alan na makita ang gising na at buhay si Julie. Kuya, bulong ni Julie nang makita siya. Bahagyang numiti ang batang babae. Kahit baka sa kanyang mukha ang pagod, agad na lumapit si Alan at hinawakan ang kamay ni Julie. Julie, nandito na ako. Huwag kang mag-alala, magiging okay ka. Ngunit hindi pa rin mapawi ang kaba sa dibdib ni Alan. Muli siyang lumingon nang dumating ang doktor. Mr. Alan, pwede po ba tayong mag-usap? Tanong ng doktor. At tinanong kung siya ba ang guardian ni Julie. Ikaw ang guardian ni Julie, tama ba? Ako pong kapatid, sagot ni Alan. Wala na po kami mga magulang. Ako po ang dapat kausapin tungkol kay Julie. Puno namang simpatiya naman ang mukha ng doktor. I am sorry to hear that. Gusto ko lang din ipaliwanag ang kalagayan ng kapatid ninyo. Medyo lumalala ang kondisyon ng kanyang puso. Maaari pa itong gamutin sa pamamagitan ng treatment, ngunit kailangan ninyong pagandaan dahil eventually mangangailangan rin siya ng heart transplant. Parang bumagsak ang mundo ni Alan sa mga salitang yon. Heart transplant? Hindi niya magawang mag-isip ng maayos. Paano niya magagawa ng paraan ito? San siya kukuha ng ganitong kalaking pera? Ganun ho ba kalala ang sakit niya? Isa-isa pang pinaliwanag ng doktor ang maaaring susunod na hakbang nilang gagawin, pero para bang nabibingin na si Alan sa lahat. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Hindi niya kakayanin kung pati si Julie na nag-iisang pamilya niya ay mawawala rin ng dahil sa sakit. Sigurado siyang hindi niya hahayaang hindi magamot ang kapatid niya dahil ayaw niyang pati ito ay mawala sa kanya at tuluyan na siyang maging mag-isa. Ang Tita Teresita at Tito Boy naman niya ang mga naging guardian na magkapatid mula pa noong naulila sila. Dumating din sila sa ospital. Agad nilang kinausap ang doktor at sinubukang palakasin ang loob ni Alan. Anak, tutulungan ka namin. Alam mo naman na lagi kami nandito para sa inyo ni Julie. Ngunit kahit gusto man nilang magbigay ng suporta, alam din ni Alan na limitado ang kakayahan ng kanyang mga tiyahin at tiyuhin. Wala rin naman silang sapat na ipon para sa ganitong klase ng operasyon. Pagkatapos ng usapan ay lumabas si Alan sa kwarto. Hindi pa rin maipaliwanag ang bigat na nararamdaman. Hindi alam ni Alan kung saan siya pupunta. Ngunit natagpuan na lang niya ang sarili sa chapel ng ospital. Tahimik ang lugar at tanging mga kandila at maliliit na mga larawan ng santo ang nasa loob. Naupo siya sa isang bangko sa gilid ng chapel. Hindi niya nakayang pigilan pa ang kanyang emosyon. Bumagsak ang mga luha sa kanyang pisngi. Ang bigat ng kanyang mga responsibilidad. Ang takot sa kalagayan ni Julie at ang kawalan ng magulang para samahan siya sa ganitong mga panahon. Lahat ng ito ay tila ba nagpapasabog sa kanyang puso. Panginoon, bulong ni Alan habang tinatakpan ang mukha ng kanyang kamay. Ano po bang gagawin ko? Hindi ko po alam kung paano ko ito kakayanin.
Paano ko matutulungan si Julie? Wala na kaming ibang aasahan. Panginoon, ako na lang po meron siya. Naluluhang wika niya. Taimtim siyang nagdasal. Umaasa na sa kabila ng lahat ay may milagro pa rin mangyayari para sa kapatid niya. Hindi ko siya pababayaan, Mama, Papa. Pero, paano ko to gagawin ng mag-isa? Tanong niya. Tila kinakausap ang kanyang mga yumaong magulang. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, tahimik na bumalik si Alan sa hospital room ni Julie. Dala ang bigat ng responsibilidad, pero puno pa rin ng pag-asa na kahit papaano, may paraan upang masagip ang buhay ng kanyang kapatid. Dahil hindi na nila kayang bayaran ng bills sa ospital, napagdesisyon na ni Alan na ilabas na si Julie at alagaan na lamang sa bahay. Bagaman mas mabigat ang responsibilidad na nakaatang sa kanila, mas makakatipid sila kung nasa bahay lang si Julie. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay magiging madali na ang lahat, lalo na intensive pa rin ang gamutan na kailangan ni Julie. Araw-araw siyang minomonitor ng mga nurse na binibisita siya sa bahay. Ang Tita Teresita na lang niya ang madalas na nag-aalaga kay Julie sa araw-araw. Halos hindi naman umaalis ng bahay ang tiyahin nila upang masiguro na maayos ang kalagayan ng pamangkin. Si Alan naman kahit gustong tumuto kay Julie ay kinailangan magdoble kayod. Pumasok siya sa iba't ibang racket at pati mga commission-based na paggawa ng plates, essays, mga schoolwork ng kanyang kaklase ay ginawa niya. Marunong din si Alan sa pagkukumpone ng mga sirang gamit kaya kung paminsan-minsan ay binabayaran din siya ng mga kakilala para sa simpleng repair. Isang gabi, pauwi si Alan mula sa trabaho nang makita niyang gising pa rin si Tita Teresita. Abala ito sa pag-aalaga kay Julie. Pinapalitan ng mga gamot at inaayos ang mga kagamitan para sa gamutan. Napansin din niya ang mga pagod na mata ni Tita Teresita. Hindi ito nagpapahinga. Gaya niya. Alam niyang hirap na rin ito sa sitwasyon. Kamusta po si Julie? Tanong ni Alan. Nang marahan habang inaalis ang kanyang jacket. Okay naman siya. Pero kailangan niya talaga ng pahinga. Huwag mo na masyadong alalahanin. Sagot ni Tita Teresita. Subalit baka sa mukha ang pag-aalala. Tumingin ito kay Alan. Napansin ang kanyang mapungay na mga mata. Ikaw, kailan ka ba huling natulog na maayos? Umiling si Alan at pilit na ngumiti. Kaya ko pa, Tita. Konti na lang. Kailangan ko magtrabaho para makapag-ipon para kay Julie. Hindi sapat ang naiwang pera ni Mama. Nagbuntong hininga naman si Teresita. Alam kong sinusubukan mong gawin ang lahat, Alan. Pero baka ikaw naman ang magkasakit niyan. Natutulog ka nalang minsan sa computer shop. Nagtatrabaho ng buong araw. At ngayon hindi na yata kita nakikita nagpapahinga. Hindi ka naman robot. Alam naman ni Alan na tama ang sinasabi ng kanyang tiyahin. Pero wala naman siya magawa. Sobrang daming gastos lalo na't napakaraming mga gamot ni Julie. Mga bayarin sa bahay at ang patuloy na therapy at gamutan ng kapatid. Lahat ng yon ay nakaatang sa kanya. Gusto niyang tulungan ang kapatid kaya naman kinakaya niya magpatuloy kahit gaano kahirap. Nagpupunta rin ako sa mga NGO at charity para humingi ng tulong, sabi pa ni Alan. Pero kaunti lang may bibigay nila. Hindi sasapat para sa transplant. Pumipila ako ng pagkahaba-haba pero wala rin talaga minsan. Malungkot naman ang ekspresyon ng Tita Teresita. Pero wala rin siya magawa kundi suportahan si Alan. Nagdarasal ako, Alan. Alam kong may paraan ito. Pasensya ka na talaga at may mga anak din kaming binubuhay ng Tito Boy mo. Kapag naman may extra kami, ilalaan din namin sa inyo. Naiintindihan ko naman po, Tita. Malaking tulong na po ang pag-aalaga ninyo kay Julie. Maraming maraming salamat po sa inyong dalawa ni Tito Boy. Wika naman ni Alan. Nagpatuloy pa si Alan sa kanyang mga racket. Nagbukas siya ng komisyon para sa paggawa ng plates at mga research ng kanyang mga kaklase. May mga oras na hindi na siya natutulog dahil kailangan niya pang tapusin ang mga gawaing ito.
pati rin sa computer shop kung saan siya minsan nagtatrabaho. Ginugugol niya ang oras. Nagtatrabaho hanggang gabi. Habang ang kanyang katawan ay unti-unti na rin nasasanay sa puyat at pagod. Isang gabi, halos magsasara na ang computer shop. Halos patay na ang lahat ng ilaw at naka-off na ang mga computer. Si Alan ay nakaupo sa likod ng counter. Nagbibilang ng pera na kinita ng computer shop upang maisurrender niya sa tita-tito. Ngunit biglang may pumasok na isang lalaki. Mabilis itong binuksan ang pintuan at lumapit kay Alan. Pasensya na kuya, pwede bang makigamit ng computer sandali? May titignan lang sana ako. Sabi ng lalaki. Medyo malumanay ang boses. Nagulit naman si Alan sa oras ng pagdating ng lalaki pero pinayagan niya itong gumamit. Sige po, pero pa-close na po kami. Makikibilisan na lang po. Sabi ni Alan habang itinuro ang bakanteng computer. Nang maupo ang lalaki at magsimulang gumamit ng computer, tahimik lamang si Alan na nagbabantay. Tinitignan niya ang oras at umaasa na matatapos ito agad para makauwi na siya. Subalit bigla na lang nagwukas lahat ang computer sa shop. Hindi lang basta nag-on, kundi nagsimulang magpakita ng mga kakaibang command prompt sa screen. Nagulat ng sobra si Alan. Paano nangyari yun? Ipinatay niya lahat ng computer kanina. Pero ngayon parang nabuhay ng sarili yung mga ito. Napansin ng lalaki ang reaksyon ni Alan at lumiti. Huwag ka mag-alala kung may gawa niyan. Nanlaki ang mga mata ni Alan. Paano mo nagawa yan? Tanong niya. Halatang namangha. Grabe, parang magic ang solid nun ah. Tumawa lang ang lalaki. Parang walang mabigat sa ginawa niya. At sanay na siya roon. Gusto mo bang malaman at matutunan kung paano ko ginawa yun? Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Alan. Hindi pa rin lubos makapaniwala. Lumapit ang lalaki at tinapik si Alan sa balikat. I'm a hacker. Alam ko kung paano mag-control ng mga system. Kaya kong buhayin o patayin ang mga computer na gusto ko. Madaling gawin yan kung alam mo mga tamang tools. Kung gusto mong matutunan, pwede kitang turuan. Nag-isip si Alan. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Pwede niyang gamitin ang ganitong kaalaman para magkaroon ng dagdag na kita. Kung matututo siyang mag-hack o mag-code, baka maging isa itong bagong paraan para kumita ng mas malaki. Kailangan niya ng pera para sa gamutan ni Julie. At baka ito na ang sagot sa mga dasal niya. Kung ituturo mo sa akin yan, paano ako magsisimula? Tanong ni Alan. Interesado na sa kausap. Ngumiti ulit ang lalaki. Simple lang. Bibigyan kita ng mga basic na kaalaman. Tapos, ikaw nang bahalang mag-explore. Kung matututo ka, marami kang pwedeng gawin. Legal man o hindi. Makahulog ang dugtong pa ng lalaki. Bagaman hindi sigurado sa moralidad ng ganitong gawain, naramdaman ni Alan ang pag-asang dulot nito. Wala siyang ibang iniisip kundi ang kapatid niyang si Julie. Para sa kanya, ang lahat ng ito ay isang oportunidad at isang hakbang palapit sa solusyon at kaginhawaan. Okay, gusto ko matuto. Seryosong sagot ni Alan. Ngumiti naman ang lalaki at inabot ang kanyang kamay. Good decision! Ako nga pala si June. Inabot ni Alan ang kamay ni June. Ako si Alan. At doon nagsimula ang bagong landas sa tatahakin ni Alan. Ang pag-aaral ng hacking, isang bagay na maaaring magbubukas ng bagong oportunidad o magdala ng panganib. Pero para kay Alan, sa lahat ng bagay na kanyang pinagdaanan, handa siyang sumugal. Lahat para kay Julie, lahat para sa kanilang kinabukasan. Nagpatuloy si Alan sa kanyang pagsusumikap na pagsabayin ng pag-aaral at trabaho alang-alang sa kapakanan ni Julie. Hindi niya alintana ang puyat, pagod at stress dahil ang tanging nasa isip niya lang ay ang kapatid niyang si Julie at ang tuluyan ng pagaling nito. Pati ang bagong kaalaman mula kay June, ang hacker na kanyang nakilala. Tila naging bahagi na ng kanyang araw-araw na buhay iyon. Kahit hindi pa nga siya opisyal na sumasali sa grupo ni Marco. Natutunan niya na ang mga basic na teknikal na kakayanan sa pag-hack.
Isang araw habang nasa klase, nakatanggap si Alan ng tawag mula kay Tita Teresita. Nang mabasa nga niya ang pangalan nito na lumiwanag sa kanyang telepono, ay talaga namang nabalot na siya ng sobrang kaba. Nang sagutin niya ang tawag, ay lalo lamang nadagdagan ang kanyang kaba. Alan, kailangan mo pumunta dito. Sinugod ulit namin si Judy sa ospital. Malubhan ang kalagayan niya. Nag-aalala ang sabi ni Teresita na halos mangiyak-ngiyak na rin. Nalaglag ang telepono ni Alan sa kanyang kinauupuan. Naramdaman niya ang bigat ng bawat salita. Agad na agad siyang tumakbo palabas sa eskwelahan. Kahit wala pang paalam sa mga propesor o kaklase, halos lumipad naman ang kanyang mga paa papunta sa ospital. Mapuntahan lamang agad ang kapatid. Pagkarating sa ospital, nakita niya si Julie na nakahiga sa kama. Napapalibutan ng mga makina at tubo. Masyado nang payat si Julie at halos hindi na nga makausap ng maayos. Sa gilid ng kama, nakatayo naman si Teresita. Mukhang pagod na at malungkot. Nilapitan ni Alan ang magkapatid at pinigilang pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Kuya, mahina at nanginginig na sabit ni Julie. Ayoko pang mamatay. Sabit ni Julie nang saglit niyang tanggalin ang oxygen na tumutulong sa kanyang makahinga. Tumagos ang mga salita ni Julie sa puso ni Alan. Nakita niya ang takot sa mga mata ng kanyang kapatid at ang hirap na dinaranas nito. Ramdam niya ang sakit ng kanyang kapatid. Hindi lamang pisikal kundi pati emosyonal. Bata pa ang kapatid niya at hindi niya dapat nararanasan ng ganitong hirap at pait. Humigpit ang hawak ni Alan sa kamay ni Julie. Huwag ka mag-alala, Julie. Gagawin kong lahat para gumaling ka. Hindi kita pababayaan. Pangako ko yan sa'yo, ha? Nandito lang si Kuya. Gagawin ko kahit ano para sa'yo. Mahal na mahal kita. Paniniguro ni Alan habang pumapatak na rin ng kaunti ang luha mula sa gilid ng kanyang mga mata. Ngunit ang doktor, matapos ang ilang sandali ng pagsusuri, ay nagbigay ng mas mabigat na balita kay Alan. Kailangan na talaga ni Julie ng heart transplant. At kailangan na rin niyang manatili sa ospital dahil sa lumalalang kondisyon. Kung hindi maaagapan, maaaring hindi na siya umabot pa para sa transplant. Sa labas ng ospital, halos mabaliw na si Alan kakaisip. Saan siya kukuha ng perang napakalaki para sa transplant at sa bayarin sa ospital? Kahit anong racket at trabaho, hindi na sasapat ang perang maiipon niya sa ganitong klase ng gastusin. Isang malaking halaga ang kailangan. Isang bagay na tila imposibleng abutin ng ganun lamang. Kailangan niyang makaisip ng paraan upang makuha ang perang kinakailangan at maligtas ang buhay ni Julie. Bumalik si Alan sa computer shop. Basag na basag ang loob. Hindi niya na alam kung anong gagawin. Sa kalagitnaan ng gabi, dumating si June at lumapit kay Alan. Mukhang nagmamasid. Parang may malalim kang iniisip pa, sabi ni June. Tila nagtataka sa bigat ng damdaming dala ni Alan. Ano ba yan? Naguguluhan ka ba sa coding na tinuro ko sa'yo? Hindi na nagdalawang isip pa si Alan. Alam niyang ito na lang ang natitirang pag-asa, kahit pa masama man. June, tungkol sa sinabi mo dati, yung team mo, paano ba yan? Pwede ba akong sumali ron? Tumitig si June kay Alan at halatang nag-aalangan sa narinig. Sigurado ka ba? Hindi ito simpleng trabaho, Alan. Delikado to. Hindi naman kita pinipilit na sumali, ha? Kargo mo ang sarili mo dito. Oo, sigurado ako. Sagot ni Alan at halos nanginginig pa nga sa determinasyon. Kailangan ko ng pera para sa kapatid ko. Gagawin kong lahat kung ano man yan. Muling tumitig si June kay Alan. Parang sinusuri ang kanyang kahandaan. Maya-maya ay tumango siya. Kung sigurado ka, ipapakilala kita sa team. Ikaw na yan, ha? Pagdating ni Alan sa isang lumang apartment kung saan madalas magtipon-tipon ang grupo ni June, ipinakilala siya sa iba pang miyembro. Lahat sila ay bihasa sa teknolohiya, mabilis mag-isip at walang bakas ng kaba.
Pinaliwanag nila kay Alan na ang kanilang trabaho ay hindi basta-bastang hacking dahil nanghahack sila ng mga bank accounts. Nanluloko pa ng mga mayayaman at nagkokontrol ng iba't ibang system para makuha ang impormasyon at pera ng mga ito. Hati-hati tayong lahat sa makukuha natin. Kapag malaki ang perang nakuha natin, eh di mas malaki ang hatian. Tsaka ang kinukuna naman namin ng pera ay mga mayayamang masasahol. Nang malaman ni Alan na illegal pala mga gawain ng grupo, napaisip pa siya ng matindi. Isang maling hakbang lang at maaaring mapahamak siya. Pero anong magagawa niya? Wala siyang ibang pagpipilian. Desperado na siya ng mga oras na yon. Dito sa trabaho namin, sabi ng isa sa mga miyembro, may mga pagkakataon na kailangan namin pasukin ang bahay ng mga target namin para direktang ma-access ang computer. At ngayon, may target kami. Isang matandang mayamang lolo. Pero kailangan namin ng isang taong pwedeng makapasok sa bahay niya. Ipinakita nila ang monitor kung saan naroon ang pangalan at mukha ng matandang kanilang nanakawan. Felipe Concepcion ang pangalan nito. Napalunok si Alan. Ako ba ang papasok? Nagtataka niyang tanong sa team. Tumangu naman si June. Oo. Alam namin delikado pero kung magawa mo, malaki magiging kita mo. Isang job lang. Tapos maaari ka makaipon para sa transplant ni Julie. Nag-aalinlangan pa si Alan. Sobrang laki ng responsibilidad at panganib na nakaantay sa kanyang balikat. Pero naroon ang imahe ng kanyang kapatid na si Julie sa kanyang isip. Ito ay hinang-hinana. Halos walang pag-asa at nagsusumamong mabuhay. Hindi niya matiis ang kapatid at lalong hindi niya kakayanin na mawala ito. Sige, gagawin ko. Mabilis na dumaan ang mga araw at dumating na ang araw ng plano. Dumating na ang araw na pilinano nila para pasukin ang bahay ni Lolo Felipe. Hindi naman mapakali si Alan, kabado sa gagawing krimen. Ngunit sa kanyang isip, tanging kaligtasan ni Julie ang kanyang pinangahawakan. Kung hindi siya kikilos, maaaring tuluyan ang mawala ang kapatid niyang mahal. Nakapagdesisyon na sila ng oras at eksaktong pamamaraan kung paano sila maipapasok si Alan sa bahay ng matandang mayaman. Kailangan niya makapasok ng walang pagdududa at mag-login sa computer para ma-access ang mga hacker ng system. Sa ganitong paraan, makokontrol na lang lahat ng accounts ng matanda at maililipat ang pera sa kanilang mga sarili. Si Alan, bagaman kabado, ay tinulak ng pangarap na makuha ang pera ang kailangan para sa kapatid. Habang hinahanda ang mga gamit, nararamdaman niya ang malamig na hangin kahit patirik ang araw. Nanginginig siya. Hindi lamang dahil sa lamig, kundi dahil sa takot. Takot na baka mabigo o baka mahuli siya. Magpapanggap ka lang na mag-aayos ng internet. Okay na yan. Bulong ni June. Nakasakay sila sa van sa labas ng bahay ng lolo. Hinak na lang internet ito upang magkaroon sila ng tsansa na mapanggap at makapasok doon. Sa gate ng malaking bahay ni Lolo Felipe, nag-isip si Alan ng palusot at kung paano haharapin ang matanda. Wala namang kamalay-malay si Don Felipe, isang matanda na may mabuting puso at hindi sanay sa teknolohiya na isa pala itong bahagi ng plano ng grupo ni June para makuha ang kanyang mga detalye sa bank account. Tumangu pa si Alan. Para kay Julie. Bulong niya sa kanyang sarili bago siya tuluyang pindutin ang doorbell. Nang bumukas ito ay sumalubong sa kanya ang isang matanda, si Felipe na iyon. Magandang araw po. Ako po yung mag-aayos ng internet. Magalang na bati ni Alan. Ikaw ba iho? Nako, sira pa lang internet ko kaya pala naikot lang ang Facebook. Siya, pasok ka. Bati naman ang matanda at pinagbuksan ng pinto si Alan. Salamat po. Nakangiting tugon naman ni Alan. Ako lang naman dito, naka-leave ang caretaker ng bahay. Hindi naman ako masyadong marunong sa mga internet-internet na yan, kaya buti na lang ay dumating ka. Sabi pa ni Lolo Felipe, habang iginigiya si Alan, papasok sa kanyang bahay. Nagtaka pa nga noong una si Alan dahil hindi naman mansyon ang bahay ni Lolo Felipe pero ayon kina June at sa team nito,
ay limpak-limpak raw ang kayamanan na meron ito. Ay wala akong problema, Lolo. Aayusin ko po ito kaagad, sagot ni Alan. Pilit na itinatago ang kabang nararamdaman. Pinapasok siya ni Lolo Felipe sa bahay at diretso siyang dinala sa kwarto kung nasaan ang lumang desktop computer na ginagamit ng matanda. Habang ini-on niya ang computer, ramdam naman ni Alan ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Nasa kamay niya na ang pag-asa ni Julie. Kung magtagumpay siya sa trabahong to, magkakaroon sila ng sapat na pera para sa transplant. Wala namang ibang nasa isip si Alan kundi ang kapatid. Kaya niyang gawin ito para kay Julie, para sa nag-iisa niyang pamilya. Habang nagpapanggap si Alan na inaayos ang internet, kinokonekta niya na sa team ni na June ang system ng computer. Sa kabilang linya naman nakamonitor ang mga hacker at iniintay ang mga detalye na mailog in ni Lolo Felipe sa account niya. Habang abala si Alan sa kanyang ginagawang pag-aayos, nagsimulang magkwento si Lolo Felipe sa kanya. Alam mo, iho, bihira na ako magkaroon ng bisita. O hindi nga lang nag-leave si Lito, siya dapat ang nandito para asikasuhin ang internet na yan. Wala akong kaalam-alam sa ganitong bagay. Magaling ka yata sa teknolohiya, ano? Panimula ni Lolo Felipe. Tumangu lamang si Alan, patuloy sa kanyang ginagawa. Kailangan ko lang pong ayusin tong setting sa computer niyo, Lolo. Sandali lang po ito. Si Lolo Felipe naman tila sabik na makakausap, nagpatuloy sa kanyang mga kwento. Alam mo, noong kabataan ako, wala pa mga ganitong gadget. Nagtayo ako ng maliit na negosyo sa bayan. Doon ako nagtagumpay. Nakabili ako ng bahay, naipundaran lahat ng meron ako. Sayang nga lang, wala nang asawa ko. Kung buhay pa sana siya, baka mas maayos ang bahay namin ngayon. Pero kahit na papaano, masaya ako na naaalagaan ko pa rin ang sarili ko. Sabi niya, mabuhay raw ako ng matagal. Aba, gustong-gusto ko na nga siyang sundan. Biro pa ni Lolo Felipe. Habang patuloy naman na kinakwento ni Lolo Felipe ang kanyang buhay, nararamdaman naman ni Alan ang bigat ng kanyang konsensya. Mabait ang matanda. Wala siyang alam na niloloko na pala siya ni Alan at ang kanyang team. Ang matamis na ngiti ng matanda habang nagkukwento ng kanyang buhay, mga alaala ng mga minamahal ay parabang kutsilyo na tumatarak sa dibdib ni Alan. Ngunit pinilit ni Alan na tapusin ang kanyang trabaho. Kailangan niyang magpatuloy dahil para kay Julie ang kanyang ginagawa. Kaya naman ang matapos makuha ang lahat ng kinakailangang impormasyon at makompleto ang plano, tahimik nang bumalik si Alan kay Lolo Felipe. Okay na po, Lolo. Wala na po kayong magiging problema sa internet ninyo, sabi ni Alan, pilit na pinapakalma ang sarili. Maayos na po kayong makakapag-Facebook niyan. Mumiti pa si Lolo Felipe. Nako, salamat, iho. Pero bago ko umalis, magmerienda ka muna. Magpapasalamat man lang muna ako sa tulong mo. Alok pa ng matanda. Nag-alangan na si Alan, ngunit hindi niya naman matatanggihan ang alok ng matanda. Ah, sige po, Lolo. Salamat po. Lumawak ang ngiti ni Lolo Felipe at iginiya si Alan patungo sa dining kung saan naglabas siya ng tinapay at inumin para sa binatang nag-aayos ng kanyang internet. Oh, kain ka na lang ng marami at masarap ang mga yan, ha? Nasasadya ko talaga yan kay Lito sa panaderya sa ermita at masarap ang mga tinapay roon at hindi pa madilis masira. Habang nagmemeryenda ay patuloy lang sa ginagawang pagkukwento si Lolo Felipe tungkol sa kanyang mga pinagdaanan sa buhay. Si Alan naman, bagaman tahimik na nakikinig, ay pilit na nilalabanan ng sariling konsensya. Mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng ginagawa niya. Mabait si Lolo Felipe at sa kanyang mga mata, isa siyang inosenteng matanda at walang kamalay-malay na biktima. Pagkatapos ng merienda, binigyan pa siya ni Lolo Felipe ng tip. Oh, para sa'yo, iho. Salamat ulit sa pagtulong sa akin, ha? Kung magkakaproblema ulit ako sa internet, ikaw na lang ang tatawagan ko, ha? Nakangiting wika pa ng matanda. Tumangu naman si Alan. Hindi alam kung paano magpapasalamat. Ah, sige ho, kayo ho ang bahala. Salamat po, Lolo. Habang naglalakad-lakad palabas ng bahay,
Ramdam naman ni Alan na magkahalong takot at pagsisisi. Mabigat sa kanyang puso ang ginawa niya. Pero ang nasa isip niya ay wala naman na siyang ibang choice. Ginawa naman niya iyon para kay Julie. Kung hindi niya gagawin ng ganon, malalagay lang lalo sa panganib ang buhay ng kapatid. Wala siyang ibang pinangahawakan kundi ang pag-asa na ang perang makukuha niya mula sa krimen na iyon ay magagamit para sa kapatid na may sakit. Pagpasok ni Alan sa van kung saan naghihintay ang team din na June, agad siyang binate ng mga ito. "Success!" sabi ni June sabay tapkik sa likod ni Alan. "Ang galing mo, madali mo nakuha ang details." "Palaging may ganyang kailangan sa team, Alan. Tiwala ako sa'yo. Ayos ah." Sa loob naman ng van, masaya silang nagdiwang at agad na hinati ang pera mula sa kanilang nakulimbat sa account ni Lolo Felipe. Malaki-laki ang nakuhang pera. Ngunit hindi pa sapat para sa transplant ni Julie. Napangiti si Alan pero ang ngiti ay may halong lungkot. Alam niyang hindi pa ito ang katapusan ng kaniyang mga problema. "Kailangan mong sumama ulit sa amin, Alan," sabi ni June habang inaabot ang parte ni Alan. "Marami pa kaming proyekto. Kapag sumama ka sa mga susunod, sigurado makakaipon ka ng malaki para kay Julie. Ano, ayos pa?" Napatigil naman si Alan. Alam niyang sa bawat hakbang na ginagawa niya, lalo siyang nababaon sa mundo ng illegal. Pero paano nga ba siya titigil kung ang buhay ng kapatid niyang si Julie ang nakasalalay? Pagbalik ni Alan sa ospital upang bisitahin si Julie, iniisip niya ang lahat ng nangyari. Nakuha niya ang pera, oo. Pero kapalit naman ang pagtitiwala ni Lolo Felipe. Isang inosyenteng matanda. Hindi niya alam kung hanggang saan niya kayang lumaban sa konsensya niya. Sa gabing yun ay nagmuni-muni si Alan sa tabi ng kapatid. Tila naghahanap ng kasagutan. Nakataya ang buhay ng kapatid niya. Pero habang tumatagal, lalo niyang naiisip ang mga salita ni Lolo Felipe. Magaan ang loob ni Alan sa matanda at hindi niya alam kung hanggang kailan niya kayang lokohin ang mga katulad nito. "Para sa'yo to, Julie," bulong ni Alan sa sarili. Pilip pinapakalma ang kanyang nababagabag na konsensya. "Gagawin lahat ni Kuya para sa'yo." Ngunit habang lumilipas ang mga araw, mas lalong bumibigat ang desisyon ni Alan. Ang bawat galaw niya, ang bawat hakbang, ay isang hakbang patungo sa masalimuot na daan ng kanyang buhay. Makikitang masigla na ulit si Julie nang dumalaw si Alan sa ospital matapos ang kanyang trabaho. Sa unang tingin, parang bumalik ang lakas ng kapatid niyang ilang araw na rin nahihirapan. "Kuya, gusto ko ng halo-halo," masiglang sabi ni Julie sabay tawa. "Tapos gusto ko rin ng pizza. Pwede ba yung kuya? Ang dami kong gustong kainin kasi ilang araw na akong puro lugaw lang eh." Napangiti naman si Alan. Ramdam ang init ng pagmamahal sa kanyang kapatid. Nakita niya ang dati nitong sigla at parang bumabalik na ang dating Julie na masayahin at puno ng kwento. Lumapit siya at hinaplos ang noo ni Julie. "Sige, pagaling ka muna ng tuluyan ha. Promise, bibilan kita ng lahat ng gusto mong kainin," sagot naman ni Alan. Sinusubukang itago ang lungkot at alalahanin ng kanyang tinig. "Tiis ka muna sa lugaw, kaunti na lang mabibili na natin yan." Kinabukasan ay bumalik naman si Alan sa ospital upang makausap ang doktor ni Julie. Tinanong niya kung maayos na ba ang kalagayan ng kanyang kapatid. "Dok, parang masigla na po si Julie. Okay na po ba siya?" May halong pag-asa sa boses ni Alan. Para bang iniisip na baka maayos ang lahat. Ngunit tila isang letdown na naging sagot ng doktor. "Alan, may pagkakataon talaga na bumabalik ang lakas sa mga pasyenteng may kondisyon sa puso. Pero hindi ibig sabihin noon na tuluyan na silang maayos. Ang energy levels nila nagfa-fluctuate. At ang masakit na katotohanan, kailangan pa rin niyang sumailalim sa transplant. Ang tanong ko, nakapaghanda na ba kayo?" Huminga ng malalim si Alan. Alam niyang ito ang pinakamabigat na problema nila. "Dok, kulang pa rin po ang pera namin eh. Sinusubukan ko pong mag-ipon pero ang laki talaga ng kailangan. Hindi ko po alam kung saan kukunin yun. Eh, estudyante pa lang po ako."
Tumingin naman sa kanya ang doktor at sa tingin nito may halong awa at pag-asa. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, Alan. Sinusubukan din namin humingi ng tulong sa mga charity na konektado sa ospital. Kuminsan may mga tao o grupo na nagbibigay ng tulong sa ganitong kaso. Pero alam kong mabigat pa rin para sa inyo. Tumangu lamang si Alan. Pinipilit niyang intindihin ang sitwasyon. Sa isip niya, kailangan niyang humanap ng paraan. Ano man ang mangyari. Bumalik na lamang si Alan sa kwarto ng kapatid upang sandali munang malimutan ang pasaning suliranin. Habang nasa tabi ni Julie, masaya silang nagkukwentuhan. Tila wala nang iniinda si Julie. Bumalik ang kanyang pagiging masayahin at mapagmahal na bata. Kuya, ang dami ko nang namimiss na gawin. Gusto kong bumalik sa school. Gusto kong makasama ulit ang mga kaibigan ko. Tapos, gusto ko rin mag-aral ng sayaw. Kaya lang, baka hindi ko pa kaya eh. Pero kapag okay na ako, promise kuya, sasali ako sa dance club sa school. Masayang kwento pa ni Julie. O di kaya, sana makabalik na ako sa pagtakbo. Miss ko na rin tumakbo, kuya. Tinitigan na lamang ni Alan ang kanyang kapatid. Ramdam niyang matinding pag-asa at saya sa bawat salita nito. Ngunit kasabay nito, naramdaman din niya ang bigat ng responsibilidad. Alam niyang hindi sapat ang mga kwento ni Julie upang takpan ang masakit na katotohanang nasa harapan nila. Nakatulog si Julie at si Alan naman ay nag-aayos sa mga gamit na last hospital. Habang ginagawa niya ito, bigla namang tumunog ang kanyang telepono. Tumigil siya sandali. Tiningnan kung sino ang tumatawag. Pangalan ni June ang lumitaw sa telepono. Kasalukuyang nagliliwanag. Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Alan, kabado sa posibleng dahilan ng tawag na iyon. Napatingin si Alan sa natutulog niyang kapatid. Lumabas muna siya sa kwarto dahil baka magising ito at marinig ang usapan. Sinagot niya naman ang telepono at narinig niya agad ang boses ni June sa kabilang linya. Alan, kailangan kita. May isa pa tayong mission. Babalik tayo sa bahay ng matanda. Sabi ni June nang walang paligoy-ligoy, natulala naman si Alan. Ha? Bakit? Itapos na tayo doon, diba? Marami pang asset si Lolo Felipe. Akala mo ba yung nakuha natin dati, sapat na? May mga natira pang hindi natin hawakan. Kapag nakuha natin yon, malaking pera makukuha mo, Alan. Malaking tulong yun para sa transplant ni Julie. Paliwanag ni June. Tila ba hinahatak si Alan na bumalik sa madilim na mundo ng iligal na gawain? Ano? Kailangan mo ng pera, diba? Pero June, nagpatuloy si June sa pagsingit. Kung gusto mong madaliin ang transplant ni Julie, kailangan mo itong gawin. Walang ibang paraan. Sige na, saan ka ba hahanap ng milyones? Kabado si Alan. Hindi alam kung ano ang gagawin. Ayaw niya nang gumawa ng masama, lalo na napakabait ni Lolo Felipe. Sa kabila ng lahat, mabait ang matanda at walang kamalay-malay sa mga nangyayari noon. Ngunit muling bumalik sa kanyang isipan ang sinabi ng doktor na hindi pa rin ligtas si Julie at kailangan nilang madaliin ang pag-iipon para sa transplant. Ang kaligtasan ni Julie ay nasa isip niya at parang wala na siyang ibang pagpipilian sa mga sandaling iyon. Lamunin man siya ng konsensya, mas hindi niya kakayanin kung matuluyan ng kapatid niya. June, hindi ko sigurado kung kaya ko pa. Sabi ni Alan, nanginginig ang boses. Tandaan mo, Alan, para kay Julie to. Kung hindi mo to gagawin, eh baka mawalan ka pa ng pagkakataon. Mas matindi ng pangangailangan niya ngayon, kaya kailangan mo magdesisyon ka agad. Madiing sabi naman ni June. Tahimik naman si Alan sa kabilang linya. Nag-iisip ng mabigat na pa siya. Hindi siya makapagsalita. Ngunit naririnig niya sa kanyang isip ang boses ng kapatid niyang si Julie. Umaalingaw-ngaw sa tenga niya ang mga kwento nitong puno ng pangarap. Ang masayang mga alaala nila bilang magkapatid at ang kanyang pangako na gagawin ang lahat upang tulungan ito. Okay, June. Sabi na lang ni Alan sa wakas. Sige, balitaan mo lang ako kung kailan. Pagkababa ng telepono, dumiretso si Alan sa bintana ng ospital. Tinanaw ang mga ilaw ng lungsod sa malayo. Malamig ang hangin, ngunit mas malamig pa ang nararamdaman niya sa loob. Ramdam niyang bumabalik siya sa daan na pinangako niyang iiwasan. Ngunit anong magagawa niya?
Wala na siyang ibang pagpipilian. Para kay Julie, kahit gaano kahirap o kasakit, handa siyang gumawa ng anumang kailangan. Muli siyang bumalik sa kwarto at tumingin kay Julie. Mahimbing na natutulog sa kanyang kama. Hinawakan niya ang kamay ng kapatid at muling bumulong. Para sa'yo, Julie. Gagawin kong lahat. Mabuhay ka lang. Please. Pagsusumamo ni Alan. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam ni Alan na ang desisyong ito ay maaaring magdala sa kanya sa mas malalim na problema. Ang konsensya niya ay nag-uumapaw, ngunit ang pagmamahal niya kay Julie ang nagtutulak sa kanya na gawin ang lahat, kahit pa na mali ang mga ito. Maaga pa nang bumalik si Alan sa bahay ni Lolo Felipe. Matindi ang kaba niya habang naglalakad sa basang kalsada. Dalang mabigat na pasanin sa kanyang balikat, ang hakbang niya ay tila mabagal at mabigat. Puno ng alalahanin at kaba sa mga sumunod na mangyayari. Muling nagpanggap si Alan na aayusin ang internet sa bahay ng matandang si Lolo Felipe. Pero ang tunay niyang misyon ay tapusin ang plano ng kanilang hacker team. Pagdating sa gate ng bahay, bumukas ito at bumungad kaagad si Lolo Felipe. Nakangiti na para bang walang nangyari. Oh, andiyan ka na pala, pasok ka. Sira ulit ang internet eh, hindi ko na alam kung paano aayusin. Ano ba yan, laging nasisira? Hanggang ngayon eh, wala pa rin ang caretaker ko eh. Pilit na humiti si Alan. Opo, Lolo, tignan ko po ulit. Ako na pong bahalang mag-ayos ng internet ninyo. Habang naglalakad sila papasok, panay ang kwento ni Lolo Felipe. Tulad ng dati, kwentong walang patid ang tumambad kay Alan. Alam mo, miss ko na talaga ang anak ko. Matagal na siyang wala pero lahat ng ginagawa ko para sa kanya. Lahat ng naiipon kong pera para sa kinabukasan niya at sa mga apo ko, kung meron man. May anak po kayo? Usisa naman ni Alan dahil noong nakaraan ay puros asawa lamang nakakwento sa kanya ni Lolo Felipe. Napingiti naman na mapait si Lolo Felipe nang maalala niyang kanyang anak. Oo, may anak ako. Sa bawat salita ni Lolo Felipe, unti-unting bumibigat ang pakiramdam ni Alan. Hindi niya naman maiwasang makonsensya sa kasinungalingang ginagawa niya. Alam niyang mali ito, ngunit pinilit niyang patayin ang konsensya para kay Julie. Wala siyang ibang magawa kundi sundin ang mga hakbang na itinuro ng grupo ni Najun, kahit pabalabag sa loob niya. Nakarating na sila sa harap ng computer ni Lolo Felipe. Habang inaayos niya ang mga kable, panay pa rin ang kwento ni Lolo Felipe. Alam mo, nung buhay pang anak ko, lagi kami magkasama. Napakabait niyang bata. Kahit hirap na hirap na kami, hindi siya bumibitaw sa buhay. Kahit nung mag-asawa siya at nagkaroon ng dalawang anak, mas pinili niyang itaguyod sila kaysa humingi ng tulong sa akin. Pero alam mo, nandito lang ako palagi. Sa bagay, kasalanan ko rin naman. Nagulat si Alan at biglang natigil sa ginagawa. Parang pamilyar ang kwentong iyon, ngunit hindi niya lubos maunawaan ang nangyayari. Tapos, biglang nag-iba ang tono ng boses ni Lolo Felipe. Kanina lang, tumawag ako ng bangko. Nalimas daw bigla ang pera ko. Tumigil sa pagkwento si Lolo, tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Tila nawalan siya ng sigla at para bang hindi makapaniwala sa narinig. Naskam pala ako. Napalunok si Alan. Eh, Lolo, wala naman po tayo magagawa eh. Marami talagang scammer ngayon. Nagpatuloy sa pagsasalita si Lolo Felipe. Lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng inipon ko para kay Felicidad at sa mga anak niya, biglang nawala. Kilala niya ang pangalang iyon dahil iyon ang pangalan ng kanyang ina. Tila huminto naman ang oras para kay Alan. Pilit niyang iniiwasan ang tumindig ang mga balahibo sa kanyang katawan. Habang patuloy si Lolo Felipe sa kanyang mga kwento, dumako naman ang mga mata niya sa larawang hawak ni Lolo Felipe. At lalo lamang siyang kinilibutan. Dahan-dahan kinuha ni Alan ang larawan. At nagulat siya sa nakita dahil walang duda. Iyon nga sa Felicidad, ang kanyang ina. Nasa larawan kasama si Lolo Felipe. Halos bumaliktad ang sikmura ni Alan sa pagkakabunyag ng katotohanan at sa posibilidad na ang matandang lalaking nililimasan nila ng pera ngayon
Ay, kanya pa lang, kadugo. Hindi niya alam kung ano ang gagawin na sasabihin. Patuloy lang siya nagkunwaring abala sa pag-aayos ng internet kahit pakiramdam niya ay masusuka na siya sa dami ng emosyon na sumasakal sa kanya. Lalo namang nanlamig si Alan. Hindi niya alam kung paano niyang madadala ang bigat ng narinig. Ang pera ni Lolo Felipe na kinuha nila ay para sa kanila rin naman pala. Ang sakit. Patuloy ni Lolo Felipe. Halos bumulong na nga. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang anak ko kung buhay pa siya. Lahat ng to para sa kanya at sa mga anak niya. Eh kaso ano magagawa ko? Hindi na bumalik si Felicidad. Nawala na rin ang pambawi ko para sa kanya at sa mga anak niya. Nanginig si Alan. Pakiramdam niya ay sasabog na ang utak niya sa dami ng iniisip at rebelasyong nalalaman. Anak ni Lolo Felipe ang kanyang mama. Ibig sabihin, lolo nila si Felipe. Lolo nila ang matanda na nasa kanyang harapan ngayon. Ang konsensya ni Alan ay tila kumakatok sa kanyang puso. Pilit siyang hinihila pabalik sa katotohanan. Hindi niya na malaman kung tama pa bang ituloy ang ginagawa nila. Lalo pa ang perang kinuha nila ay para pala sa kanya at kay Julie. Habang nag-aayos ng computer, hindi na mapakala si Alan. Nasa kalagitnaan siya ng pagnanakaw mula sa sariling dugo at iyon ang nagpapalubog lalo sa kanya sa pagsisisi at labis-labis sa konsensya. Kaya noong natapos ng ginagawa niya at na-access na ng grupo ni na June ang bank account ni Lolo Felipe, may isang bagay siyang ginawa na hindi niya inaasahan. Hindi niya kinuha ang lahat ng natitirang pera at yaman. Okay na po, Lolo. Sabi ni Alan matapos ayusin ang internet. Okay na pong internet niya. Hindi niya na halos makuhang tingnan ng diretso si Lolo Felipe. Halos pabulong na lang ang kanyang naging pagsasalita. Bago siya lumabas, tinawag pa siya ng matanda. Salamat, iho, ha? Ang bait mo talaga. Kung may problema ulit ako sa internet, ikaw agad ang tatawagan ko. Pasensya na ako, naging emosyonal ako. Ngumiti naman si Alan, pero mabigat na ang loob niya. Walang anuman po, Lolo. Halos mabasag na rin ang boses niya, pero pilit na pinatatatag ang sariling kalooban. Paglabas niya ng bahay, hinintay na siya ni June at ang iba pang kasamahan sa isang van na nakapark malapit sa kanto. Agad naman siyang sinundo ng mga ito at mabilis na umalis sa lugar. Pagdating sa apartment, agad niyang sinalubong ng mabibigat na tingin ng mga kasama. Bakit hindi mo kinuha lahat? Galit na tanong ni June. Eh kulang pa to oh. Kailangan pa nating balikan ng matanda. Napatigil si Alan. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa kanila na ayaw niya nang ituloy ang plano. Pero sa loob-loob niya, ang pinakamabigat na dahilan ay hindi niya na kayang pagkakitaan ng sariling lolo. Ayoko na. Bigla namang sabi ni Alan. Mababa ang boses, ngunit puno ng pagkaseryoso. Nagulat ang grupo. Anong sabi mo? Tanong ni June. Baka sa mukha ang pagkadismaya. Nasisiraan ka na ba ng ulo, ha? Ayoko na. Ulit pa ulit ni Alan. Mas matatag. Hindi ko na kayang gawin to. Hindi ko kayang ituloy. Ayoko na. Napangisi si June. Diyos ko, Alan, bakit naman bigla-bigla? Galit na sabi ng isa pa sa mga kasama. Kulang pa yan para sa kapatid mo, hindi ba? Ano, kung tataliwas ka, eh ikaw lang ikakanta namin sa pulis. Hindi na sumagot si Alan. Sa isip niya, mas mahalaga ngayon na protektahan ang natitirang dangal ng pamilya nila kesa kumita sa maruming paraan. Lalaban siya para kay Julie. Pero hindi na siya gagawa ng masama sa mga taong mahalaga rin sa kanya. Lalo na at lolo pala nila, si Lolo Felipe. Paglabas niya ng apartment, alam niyang marami pa siyang kailangang harapin. Pero mas malinaw na sa kanya ngayon kung ano ang tamang landas na tatahakin. Nalaman ni Alan na balak na June na pwersahing pasukin ang bahay ng matanda upang makuha ng tuluyan ang lahat ng kayamanan ng matanda. Wala na sanang balak si Alan na makialam pa kay June. Pero hindi na kinaya ni Alan ang takbo ng pangyayari. Sinubukan niya maghanap ng paraan para mailigtas ang matanda bago pa sila makabalik sa bahay nito. Agad siyang gumawa ng paraan para makapagbigay ng babala kay Lolo Felipe.
Ginawa niya ang lahat upang makaalis ang matanda bago pa sila mapasok ng grupo. Kinabukasan, sinugod ng grupo ni na June ang bahay ni Lolo Felipe. Ngunit sa kanilang pagdating, natuklasan nilang susubukang itakas ni Alan si June. Biglang napuno ng galit si June at ang kanyang mga kasamahan. At alam na lang si Alan ang may kagagawa ng lahat. Hayop ka! Traidor! Bulyaw ni June. Iho, ano nangyayari? Hinarangan ni Alan ang matanda. Takot man siya ay walang magawa si Alan kundi tanggapin ang galit ng grupo. Hinarap siya ni June at nang may puot sa mga mata. Sinuntok siya sa mukha nito. Bumagsak si Alan. Sabay lapit ng iba pang miyembro ng grupo upang bugbugin siya. Habang natutumba si Alan, patuloy ang pag-atake sa kanya. Suntok sa katawan, sipa sa mga binte, at palahaw ng mga salita ng galit at pagkadismaya. Akala mo matatakasan mo kami? Sabi ni June habang humahabol ng hininga si Alan at dumura na ng dugo. Hindi naman makasagot si Alan. Masakit ang bawat parte ng katawan niya at mas mabigat ang bigat ng kanyang konsensya. Bakit nga ba? Sa isip niya, para kay Julie ang lahat ng ito. Pero sa puntong ito, hindi niya na kayang saktan ng isang inosenteng tao. Lalo na't lolo niya pala, si Lolo Felipe. Habang patuloy siyang binubugbog, may isang miyembro ng grupo ang nakahanap ng sagot sa tanong nila. Dahil nga mga hacker sila, hindi mahirap para sa kanila na alamin ang personal na impormasyon ni Alan at ng kanyang pamilya. Nalaman nila ang koneksyon ni Alan kay Lolo Felipe. Ano to? Sabi ng isang kasamahan, hawak ang phone. Apo ka ng matandang yan? Biglang tumigil ang mga kasama ni June sa pambubugbog. Gulat sila sa narinig. Hindi nila akalain na may ganoong koneksyon si Alan sa kanilang target. Ganun ba? Nakangisip ang tanong ni June. Apo ka pala ni Lolo Felipe. Kaya pala bigla ka nagbago. Ikakanta mo pala kami. Tigilan niyo na siya. Sigaw naman ang matanda. Nanginginig sa takot at kaba. Hindi niya na matiis ang ginagawang pananakit ng mga lalaki kay Alan, lalo na nang marinig niya ang salita mula sa mga ito. Ngunit mas malala pa ang sitwasyon, lalong naging agresibo ang grupo. Kung gusto mo na itigil namin to, ibibigay mo lahat ng natitira mong pera, sabi ni June. Nakangisi, habang tinutulak si Alan patungo kay Lolo Felipe. Nag-aalangan si Lolo Felipe. At kahit palabi siyang nagtataka, alam niyang hindi niya maaatim kung matutuluyan si Alan, na mukhang kanya palang apo. Hindi niya kayang tanggihan ang hinihingi ng mga hacker. Sige, kunin na ninyo lahat. Basta itigil niyo lang ang pananakit sa apo ko. Habang sinasabi ito ni Lolo Felipe, hindi naman makapaniwala si Alan. Hindi niya inaasahang ganitong magtatapos ang lahat. Para sa kanya, nagbunga ang lahat ng maling desisyon sa pinakamalalang paraan. Ngunit bago patuluyang lumala ang lahat, dumating na ang mga pulis. Habang isinasakay si Alan sa police car, hindi niya mapigilan ang mga luha na bumagsak mula sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Lolo Felipe. Halos wala na siyang lakas magsalita. Pero nagawa pa humingi ng tawad gamit ang kanyang mga labi. Halos maiyak naman si Lolo Felipe sa nalaman. Apo niya si Alan. Ang apo niya ay kasangkot sa lahat ng ito. Nananatili siyang tahimik. Ngunit mababasa sa kanyang mukha ang sobrang lungkot at pagkabigla. Habang umaandar ang police car, alam ni Alan na ang lahat ng ito ay bunga ng kanyang mga maling desisyon. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang isang piraso ng pag-asa sa kanyang puso na kahit papaano, mapapatawad siya ng kanyang lolo. Sa loob ng kulungan, hindi naman mapakali si Alan. Ramdam niya ang bigat ng bawat segundo, ang kahihiyan, ang paggalito, at ang pagsisisi sa mga naging desisyon. Wala siyang ibang iniisip kundi si Julie, kung paano na siya ngayon at kung paano siya makakalabas para matulungan ang kapatid niya. Subalit sa kabila ng lahat, alam niyang nararapat lamang ang kanyang kaparusahan. Isang araw habang malalim ang kanyang iniisip, bigla siyang tinawag ng isang pulis. Alan, pwede ka nang lumabas. Malaya ka na. Agad siyang kinabahan. Paano naman siya nakalaya?
Nagtaka siya ngunit sumunod rin. Sa bawat hakbang niya palabas ng selda, mabigat ang kanyang mga paa. Hindi niya alam kung ano ang kahihinat na nito. Kung may bagong problema na naman bang haharapin nito o mas mabigat pang parusa. Pero nang dumating siya sa labas, isang pamilyar na mukha ang bumungad sa kanya. Halos hindi naman makapagsalita pa si Alan sa nakita. Si Lolo Felipe na ilang linggo nang bumabagabag sa konsensya niya. Ngayon ay nakatayo sa harapan niya. Tahimik at tila inaantay siya. Biglang bumuhos ang lahat ng emosyon kay Alan. Hiyang-hiya siyang humarap sa matanda. Lolo, ang tangi na sabi niya. Halos mangiyak-ngiyak pa nga si Alan habang pilit na bumibigkas sa mga salitang paghingi ng tawad. Sorry po. Sorry po sa lahat. Ako pong may kasalanan. Hindi ko po alam ang gagawin ko noon para kay Julie. Kaya ako po nagawa iyan. Wala po ako mahingi ng tulong. Ang mga luha ni Alan ay mabilis na bumagsak. Nahihiya siyang tumingin sa kanyang lolo. Pero hindi niya na mapigil ang kanyang nararamdaman. Tumitig si Lolo Felipe sa kanya. Halatang mabigat din ang loob sa lahat ng nangyari. Ngunit imbes na galit, ang nakita ni Alan sa mga mata na matanda ay matinding lungkot. Lumapit si Lolo Felipe at bigla siyang niyakap ng mahigpit. Hindi ikaw ang dapat humingi ng tawad, Alan. Ako. Mahinahong sabi ni Lolo Felipe habang hinahaplos ang likod ni Alan. Kung hindi ko lang tinaboy ang mama mo noon, hindi kayo maghihirap ng ganito. Ako ang may kasalanan. Napuno ng gulat at tanong ang isipan ni Alan. Lo, ano kong ibig niyong sabihin? Malalim ang buntong hininga ni Lolo Felipe bago siya nag-umpisang magsalita. Matagal na, bago ka pa ipanganak. Hindi ko tinanggap ang relasyon ng mama mo at ng papa mo. Tutol ako kay Rodel. Kasi mahirap lang siya. Gusto ko sana mapabuti ang buhay na nag-iisa kong anak. Gusto ko na magandang kinabukasan para sa kanya. Napatitig si Alan kay Lolo Felipe habang patuloy ito sa pagsasalaysay ng mga nakaraang pangyayari. Matigas ang ulo ng mama mo. Minahal niya ang tatay mo at nagtanan sila. Nung una galit na galit ako. Akala ko pinili niyang mahirap na buhay at itiyatakoy lang buhay na nais ko para sa kanya. Napayuhu naman si Lolo Felipe na parang sinasariwa ang mga mapait na alaala. Pero hinayaan ko na lang siya. Patuloy pa ni Lolo Felipe. Ang asawa ko, siya na lang humiling sa akin na hayaan ko ng anak namin. Sabi niya mahal naman daw na felicidad si Rodel at masaya sila. Naniwala naman ako. Pero sa puso ko, umaasa pa rin ako na babalik siya sa akin. Natulala na lang si Alan. Hindi niya alam ang lahat ng to. Hindi siya nakapagsalita. At tumuloy si Lolo Felipe sa kanyang kwento. Nalaman ko na maging maayos ang buhay nila kahit papaano, sabi ni Lolo Felipe. Pilit na tinatago ang sakit sa kanyang boses. Si Rodel, naging OFW. Mahal na mahal nilang isa't isa. At naging masaya sila kasama kayo. Sinubukan kong hayaan lang sila sa kanilang kaligayahan. Hinintay kong bumalik noon sa felicidad sa akin nung namatay ang tatay mo pero hindi na siya bumalik. At mula na nawala ng lahat ng balita sa akin. Hindi ko na nasabaybayan ang buhay ninyong mag-iina. Tumigil naman si Lolo Felipe saglit at tila sinariwa ang mga panahong yun. Hanggang sa namatay na rin ang lola ninyo, patuloy niya. Araw-araw akong naghihintay, buwan, taon. Palagi kong iniisip babalik si Felicidad, pero hindi siya bumalik. Ramdam ni Alan ang sakit na bumabalot sa puso ng kanyang lolo. Ngayon ko lang nalaman, wala na pala siya. Wika ni Lolo Felipe. At kayo na lang palang natira. Ikaw at si Julie. Natahimik si Alan. Para bang bumalik lahat ng sakit ng pagkawala ng kanilang ina. Naramdaman niya ang bigat sa kanyang puso. Ang masakit na alaala ng pagkawala nito at kung paano nilang kinailangan magpatuloy ni Julie nang wala siya. Hindi ko alam
na ganito palang kahirap ang pinagdadaanan ninyo. Sabi pa ni Lolo Felipe, hanggang nanginig na ang kanyang boses. Patawad, Alan. Kung tinanggap ko lang noon ang mama mo, hindi na sana kayo naghirap. Humagulhol si Alan. Hindi niya alam ang buong kwento ng buhay ng kanyang ina. At ngayon ay naririnig niya ito sa mismong lolo niyang hindi niya inaasahan. Lolo, hindi niyo kasalanan. Ako po may kasalanan. Akong gumawa ng lahat ng mali. Hindi, Alan. Maring sabi ni Lolo Felipe, hawak ang balikat ng apo. May pagkakamali ako. Pero ngayon babawi ako. Babawi ako sa inyo, apo. Alam ni Lolo Felipe ang kalagayan ni Julie. Ramdam niya rin ang lungkot at takot sa mukha ng matanda. Pero naroon din ang determinasyon na tumulong. Gagawin ko ang lahat para sa inyo. Huwag kayo mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan. Napuno ng emosyon ang kanilang yakapan. Walang mga salita ang kayang makapagpahayag ng bigat ng kanilang mga damdamin. Ngunit sa mga luha at yakap na ipakita nila ang kapatawaran, ang pagsisisi at ang bagong simulang naghihintay sa kanila. Matapos ang lahat ng pinagdaanan, sa wakas nabawi ni Lolo Felipe ang kanyang yaman at muling naayos ang kanyang buhay. Kasabay nito ay ang buong team ni na June ay nahuli na at nakulong. Bagamat kasama si Alan sa mga nahuli, mabilis siyang napalaya matapos linisin ang kanyang pangalan sa pamamagitan ni Lolo Felipe. Hindi na siya humarap sa mga karagdagang kaso at higit sa lahat, nakuha niya ang kapatawaran ng kanyang lolo. Si Lolo Felipe naman ay naging sagot sa lahat ng panalangin ni Alan para kay Julie. Nang malaman ni Lolo Felipe ang kalagayan ni Julie, agad siyang kumilos. Hindi siya nagdalawang isip na tumulong at sagutin ang lahat ng gastusin para sa transplant ng apo niyang si Julie. Isang malaking pasasalamat at ginhawa naman ang naramdaman ni Alan, lalo na nang makitang unti-unting naging maayos ang kalagayan ng kapatid. Pagkalipas ng ilang linggo, natapos ang matagal na paghihintay, dumating na ang araw ng transplant. Halos hindi naman makatulog si Alan sa kaba at pananabik. Alam niyang ito ang magiging susi sa pagaling ng kapatid at sa kanilang mas maayos na buhay. Pinanood niyang isakay si Julie sa gurney papasok ng operating room. Hawak ng maliit na kamay ng kapatid na tila mas payat na ngayon. Bago pumasok si Julie, ngumiti pa ito kay Alan. Kuya, kaya ko to. Magiging okay rin ako. Bulong ni Julie. May kalaki pang matamis na ngiti sa kabila ng sakit at pangihina. Habang nakatingin si Alan sa pinto ng operating room, nararamdaman niya ang kamay ni Lolo Felipe na nakapatong sa kanyang balikat. Magiging maayos ang lahat, Alan, sabi ng matanda. Ang mahalaga ay nandito tayo para sa kanya. Gagaling din ang kapatid mo. Tumango naman si Alan. May kaunting luha sa kanyang mga mata at ilang oras lang ay lumipas, tila napakahaba na ng bawat minuto. Matapos ang matagal na paghihintay, dumating na ang doktor na may magandang balita. Successful ang transplant. Bumalik ang lakas si Julie at masasabing ligtas na siya. Naging isang malaking milagro ang kanilang karanasan at napuno ng pasasalamat ang puso ni Alan. Sa unang pagkakataon, ipinakilala na rin ni Alan si Lolo Felipe kay Julie. Nakaupo si Julie sa kanyang kama kahit napagod. Ay kita ang kagalakan sa kanyang mukha nang pumasok si Lolo Felipe. Agad niyang naramdaman ang mainit na presensya ng matanda. Julie, sabi ni Alan, siya si Lolo Felipe, ang lolo natin. Nagulat si Julie pero agad siyang umiti. Lolo? Tila ay hindi naman makapaniwala sa kanyang narinig. Hindi na nagdalawang isip pa si Julie at niyakap si Lolo Felipe. Napuno ng luha ang mga mata ng matanda habang niyayakap ang kanyang apo na tila noon pa siya nais masilayan. Oo, apo. Ako ang lolo mo. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko noon. Hindi ko nabigay sa mama mo ang lahat ng kailangan niya. Pero magmula ngayon, hindi ko na kayo pababayaan. May luha ng kaligayahan sa mga mata ni Lolo Felipe habang pinipisil ang kamay ni Julie. Nag-iyakan silang tatlo. Si Alan, si Julie at si Lolo Felipe. Sa unang pagkakataon, ramdam nila na buo ulit ang kanilang pamilya. Nang matapos ang lahat ng proseso at pagaling ni Julie, isang malaking pagbabago ang naganap sa buhay nila.
Kinuha na sila ni Lolo Felipe at doon na itinira sa kanyang malaki at komportableng bahay. Lahat ng mga bagay na hindi na ibigay ni Lolo Felipe sa anak niyang si Felicidad ay ibinigay niya na ngayon sa kanyang mga apo. Napuno ng pagmamahal at kalinga ang bahay ni Lolo Felipe. At ramdam naman ni Alan at Julie na meron silang tahanan na pwedeng tawagin kanila. Hindi lang material na bagay ang ibinigay ni Lolo Felipe. Binigyan niya rin sila ng oras at pagmamahal. Sa mga umaga, magkakasama silang kumain ng agahan. Sabay-sabay nagkakwentuhan na masasayang alaala. Sa mga hapon, sinasamahan ni Lolo Felipe si Julie sa paglalakad-lakad sa hardin habang nagkukwento ng mga kwento mula sa nakaraan. Samantala, unti-unti na nga bumabalik ang sigla ni Julie. Nabigyan siya ng bagong buhay at sa bawat araw ay mas lalo siyang lumalakas. At ngayon nga, pwede na ulit silang bumalik sa kanyang pangarap na maging isang mahusay na runner. Nagpa siya si Julie na sumali ulit sa mga kompetisyon. Hindi naman niya iniinda ang sakit o ang limitasyon ng kanyang katawan. Mas determinado na siya ngayon kaysa dati dahil alam niyang hindi lang ito para sa sarili niya, kundi para na rin sa pamilya niyang laging nandyan para sa kanya. Sa unang kompetisyon na sinalihan ni Julie matapos ang kanyang transplant, kasama ang buong pamilya para sumuporta. Nasa gilid ng track si Alan at Lolo Felipe, kapwa kinakabahan ngunit sobrang proud kay Julie. Nang simula ng karera, kitang-kita ang tibay ng loob ni Julie. Ang bawat takbang niya ay puno ng lakas at determinasyon. At nang matapos ang kompetisyon, umabot siya sa finish line na may ngiti sa labi. Kahit hindi siya ang unang nakarating, mahalaga kay Julie na muli siya nakabalik sa karerahan. Umiyak si Alan sa saya. At si Lolo Felipe naman ay hindi maipaliwanag ang galak na nararamdaman para sa kanyang apo. Julie, napakagaling mo. Sigaw ni Alan habang niyakap ang kapatid. Ang apo ko. Bulong naman ni Lolo Felipe. Napakalakas at napakatapang. Sa mga sumunod na buwan, naging mas malapit ang relasyon ng tatlo. Sa kabila ng mga pagsubok at pagkakamali, nagtagumpay sila bilang isang pamilya. Walang araw na lumilipas na hindi nagpapasalamat si Alan sa mga biyayang dumating sa kanila. Alam niyang marami pa silang haharapin, pero ngayon, kasama na nila si Lolo Felipe. Buo at mas matibay na ang kanilang pagsasama. At sa bawat takbang ng buhay na kanilang tatahakin, alam nila na magkasama sila. Handang harapin ang kahit anong pagsubok bilang isang tunay na pamilya. Dumating na nga ang araw na matagal nang pinaghahandaan ni Alan, ang kanyang graduation day. Suot ang kanyang itim na toga, hindi maipintang saya at kaba sa kanyang mukha. Matagal niya nang pinangarap ang sandaling ito. At ngayon, hawak niya ng bunga ng lahat ng kanyang sakripisyo at paghihirap. Nakatayo si Alan sa stage, hawak ang mikropono bilang class valedictorian ng kanilang batch. Sa kabila ng mga ilaw na nakatutok sa kanya at mga taong nakatingin, ang mga matang hinahanap niya ay nasa unahang hanay ng auditorium. Sina Julie at Lolo Felipe. Nakaupo at buong pusong sumusuporta at masayang nakatanaw sa kanya. Nagbigay ng hudyat ang MC na maaari na siya magsimula. Huminga ng malalim si Alan at sinimula ng kanyang talumpate. Sa araw na ito, nais ko magpasalamat sa lahat ng naging bahagi ng paglalakbay ko. Hindi ko inaasahang ako ang tatayo rito sa inyong harapan bilang valedictorian ng ating batch. Ngunit higit sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa mga taong laging nandyan para sa akin. Panimula niya. Habang tumigil sandali upang iproseso ang mga damdaming bumabalot sa kanya. Una sa lahat, gusto kong parangalan ang aking mga magulang. Si Papa Rodel at Mama Felicidad na sa kasamaang palad, hindi man lang ako nasamahang magmarcha. Pero Mama, Papa, ang lahat ng ito ay para sa inyo. Kayo ang dahilan kung bakit ako nagsumikap at nagpatuloy kahit na ang hirap ng buhay ay tila walang katapusan. Ang mga pangarap ninyo para sa akin ay laging nasa puso ko. Napatingin naman kay Julie na tila pinipigil ang mga luha. Nagpatuloy si Alan. Ang boses niya ay puno ng emosyon. At sa aking kapatid na si Julie, ikaw ang naging inspirasyon ko sa bawat araw-araw. Sa mga panahong gusto ko nang sumuko, palagi kang nariyan para ipaalala sa akin na kailangan ko pang lumaban. Sa lahat ng mga pagsubok na hinarap natin, ikaw ang naging lakas ko.
isang malalim na paghinga bago niya idinugtong. At syempre, hindi ko makakalimutan ang aming lolo, si Lola Felipe, na hindi lamang naging gabay, kundi pati na rin naging haligi ng aming pamilya. Lolo, maraming maraming salamat sa pagmamahal at suporta mo sa amin ni Julie. Hindi ko makakamtan ng tagumpay na to, kung hindi dahil sa inyo. Ngumiti si Lolo Felipe at marahan niyang tinapik ang balikat ni Julie. Habang nakatingin sila kay Alan na buong puso naman nilang sinusuportahan. Natapos ni Alan ang kanyang talumpati sa mga salitang, "Sa aking pamilya, sa lahat ng kaibigan, at sa lahat na nagturo at nagbigay ng pagkakataon sa akin, maraming maraming salamat. Ang tagumpay na to ay hindi lamang sa akin, kundi sa ating lahat. Congratulations." Malakas na naging palakpakan mula sa buong auditorium. Bumaba si Alan sa stage. Ngunit bago siya tuluyang makabalik sa kanyang upuan, lumapit siya kina Julie at Lolo Felipe para sa kanilang photo op. Nakangiti ang tatlo habang nakatayo sa harapan. Ang kamera ay nakatutok sa kanila. Hindi nila kailangan ng mga salita para ipahayag ang kanilang saya dahil ang mga mata nila ay nagsasabi ng lahat. Tulad ng isang malaking tapos na kwento ng pagdurusa at tagumpay. Napakalayo na nga nang narating ni Alan. Sino ba naman ang mag-aakala na hahantong sa ganito ang lahat? Kung tatanungin siya noon, hindi niya kailanman naisip na posible ang lahat ng ito. Pero narito na siya. Nakatayo sa kabila ng lahat ng unos, kasama si Julie at si Lolo Felipe at ang alaala ng kanyang mga magulang na laging nasa puso niya. Naaalala niya mga gabing halos wala siyang tulog. Ginagawa ang lahat ng pwedeng gawin kumakapit sa kahit anong pagkakataon para lang gumaling si Julie. Ang hirap ng trabaho, ang mga racket, mga sakripisyong ginawa niya para sa kapatid. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi siya nagsisisi. Bawat paghihirap ay nagkakaroon ng saysay, lalo na ngayon, habang nakikita niyang masaya at malusog si Julie. Si Lolo Felipe na tinanggap siya kahit hindi siya sigurado sa landas na tinahak nila. Ang kwento ng kanilang nakaraan, ang paninilang at pagkakalayo, ay unti-unting napalitan ng pagkakaisa at pagmamahal. Ngayon, buo na ulit ang kanilang pamilya. Hindi man sila kompleto sa physical na anyo, pero ramdam ni Alan ang presensya ni na Felicidad at Rodel. Alam niyang palaging nasa tabi nila mga ito. Patnubay na hindi kailanman mawawala. Ngayon, hawak na ni Alan ang kinabukasan. Isang mas maliwanag at mas maayos na hinaharap para sa kanilang magkapatid. Hindi na sila maghihirap tulad ng dati. Hindi niya nakakailanganin magtago sa dilim o gumawa ng mga bagay na labag sa kanyang konsensya. Simula ngayon, magtutuloy-tuloy na ang kanilang mga pangarap at anuman ang mangyari ay wala nang hahadlang sa kanila. Napangiti si Alan habang iniisip ang lahat ng mga pagsubok na nagdaan. Ito na ang kanilang happy ending. Hindi man perpekto pero sapat na. Ang mahalaga, magkasama sila. Si Julie ay magaling na. Si Lolo Felipe ay nasa piling na nila. At ang lahat ng alaala ng kanilang pamilya ay habang buhay na mananatili sa kanilang mga puso. Wala nang masihigit pa rito. Sa gitna ng mga flash ng kamera, napangiti si Alan. Baliwala ang mga araw ng hirap, lungkot at sakit. Dahil dito naman nauwi ang lahat. Ngayon, narito na sila. Buo bilang isang pamilya. At may lolo na handang gumabay sa kanila, anuman ang mangyari. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!